Ang buong Pirates of the Caribbean film series ang mapapanood niyong mga Tagalog movie recap sa video na ito mga Juan, mula Pirates of the Caribbean Curse of the Black Pearl, Dead Man's Chest, at World's End, On Stranger Tides at ang Dead Men Tell No Tales, huwag na natin patagalin pa at simulan na natin ang ating astig na mga palabas. Ang barkong HMS Dauntless ng British Royal Navy ay naglalayag sa karagatan ng Caribbean, habang ang batang si Elizabeth Swan ay umaawit ng isang piratang kanta at sinabihan siya ni Joshua May Gibbs na malas ang pagkanta nito dahil posibleng matawag niya ang mga sinumpang pirata. Ilang saglit ay nakakita sila ng wasak na barko sa di kalayuan at si Elizabeth ay napansin ng batang si Will Turner na walang malay sa tubig. Agad na sinampa siya ng mga Royal Marines sa Dauntless at ang ama ni Elizabeth na si Governor Swan ay inatasan siyang bantayan ng batang lalaki. Kalaunan ay nagising si Will at nagkakilala sila ni Elizabeth, pero nang nawalan uli siya ng malay ay nakita ni Elizabeth sa kanya ang isang gintong medalyon na katunayan na isa siyang pirata. Si Lieutenant Norrington naman ay tinanong ang bata kung anong nalaman niya kay Will pero agad na tinago niya ang medalyon. Maya-maya ay hindi makapaniwala si Elizabeth na makita sa di kalayuan ang isang misteryosong itim na barko ngunit agad na naglaho ito sa makapal na hamog nang pinikit niya ang kanyang mga mata. Makalipas ang 8 taon ang piratang si Captain Jack Sparrow na sakay ng lumulubog na bangka ay pumunta ng Port Royal, Jamaica upang bumili ng panibagong barko. Samantala si Elizabeth na nasa 8 edad na ay napanaginipan ang araw na nakilala niya si Will at ang gintong medalyon na matagal na niyang tinatago ay naisipan niyang suotin. Pagkatok ng kanyang ama sa pinto ay agad na tinago niya ito sa dibdib at binigyan siya ni Governor Swan ng magandang masusuot para sa seremonya ng promotion ni Captain Norrington bilang isang Commodore. Ngunit napansin ni Elizabeth na sobrang sikip ng corset sa kanya. Maya-maya si Will na nasa 8 edad na rin at isa ng blacksmith apprentice ay pumunta sa bahay ng Governor upang ibigay sa kanya ang pinagawa nitong espada para kay Norrington. Mapapansin na nagkaroon ng espesyal na pagtingin ang binata kay Elizabeth ngunit dahil sa labis na ginagalang niya siya bilang anak ng Governor ay tinuturing niya lang siyang kaibigan. Sa sunod na eksena si Jack na papunta sa isang barko sa daungan ay mabilis na hinarang ng 2 bantay na Marines. Pero nang binanggit niya sa mga ito ang tungkol sa ghost ship na ang Black Pearl na ang pinakamabilis na barko sa lahat ay nagtalo ang 2 bantay kung totoo nga ba o hindi ang Black Pearl. Pagkatapos ay sinamantala ni Jack ang pagkakataon na iyon upang makasakay sa barko at paandarin ito subalit nagmadaling pinigilan siya ng 2 Marine Guard. Ilang saglit ay nagsimula na ang seremonya ng promosyon ni Captain Norrington upang maging bagong Commodore na dinaluhan ni Elizabeth. Nang natapos na ang seremony ay habang nasa gilid ng Royal Port ay nagpropose sa babae si Norrington na nais niya siyang pakasalan. Subalit si Elizabeth ay hindi na matiis ang sobrang sikip na corset niya at dahil hindi na makahinga ay mabilis na bumagsak siya sa dagat. Pagkatapos ay biglang nag-release ang medalyon ng kakaibang enerhiya sa karagatan. Si Jack naman na nakikipagkwentuhan sa 2 bantay ay agad na tumalon sa dagat upang iligtas ang babae na nawalan na ng malay sa ilalim. Pagkaahon ng bida kay Elizabeth ay tinanggal niya ang corset nito upang makahinga at magkamalay subalit labis na nagtaka siya sa suot niyang medalyon. Maliit na pabor lang mga Juan. Kung mahilig kayo sa mga ganitong Tagalog recap ay huwag niyong kalimutan na mag-subscribe sa channel natin dahil marami pa tayong upload na mga exciting na recap katulad nito. Paglapit ni na Commodore Norrington sa kanila ay nalaman nito na siya ang pirata na si Captain Jack Sparrow mula sa tato niya sa kamay kaya't agad na pinadakip siya ng Governor sa mga Royal Marines. Pero mabilis na ginawang hostage ni Jack si Elizabeth at sinabihan sina Norrington na ibalik sa kanya ang kanyang mga kagamitan pati na ang sombrero niya. Pagkatapos ay tinulak ni Jack ang babae sa grupo ni na Commodore at nagmadaling tumakas gamit ang mga lubid sa paligid ng Port Royal. Agad na pinaghahanap ang bida ng napakaraming Royal Marines ng Commodore pero nagawa niyang makapasok sa shop ng blacksmith na si Mr. Brown na kasalukuyang natutulog dahil sa labis na kalasingan. Pagkatapos ay gamit ang equipment ng shop ay pinutol niya ang kanyang pusa sa mga kamay subalit si Will pala ang apprentice ni Mr. Brown at pagpasok niya roon ay nakita niya si Jack. Dahil naman nabalitaan ng binata ang pag-hostage ng pirata kay Elizabeth ay galit na nakipaglaban siya sa kanya ng espadahan. Napansin ni Jack na hindi lang mahusay gumawa ng espada si Will kundi magaling rin gumamit nito at nagawa pa siyang pigilan na makalabas ng shop na labis na kinagulat niya. Nagpatuloy na nakipagtunggali sa kanya ang binatang blacksmith apprentice gamit ang ilang espada sa paligid ng shop nila. Ngunit pagkatapos ng mahabang laban nilang dalawa ay nasabuyan ni Jack si Will ng buhangin at tinutukan ng baril. Ayaw niyang gamitin ang huling bala nito kaya't pinaalis niya ang lalaki sa daan pero nagmatigas siya.
Subalit agad na hinampas si Jack ni Brown ang bote sa ulo at nang dumating sa shop ang mga Royal Marines ay laking pasalamat ni Norrington sa kanya na matulungan silang madakip ang pirata. Maya-maya ay kinulong si Jack sa gallows subalit pagsapit ng gabi ay biglang inatake ang buong Port Royal ng kilalang ghost ship ng marami na ang Black Pearl. Gamit ang mga malalakas na kanyo ng barko ay patuloy na pinasabugan nila ang buong lugar na nagdulot na matinding pinsala sa napakaraming kabahayan roon. Pagkatapos ay bumaba sa Black Pearl ang napakaraming pirata at nagpasabog ng ilang bahay dala ang mga dinamite nila. Habang nakikipagpalitan ng putok ang mga Royal Marines ng Commodore, si Will naman ay buong tapang na nakipaglaban sa mga pirata ng Black Pearl at nagawang mapabagsak ang ilan sa kanila. Samantala ang iba pang pirata ay sumugod sa mansyon ni na Governor Swan pero matapang na nilabanan ni Elizabeth ang dalawa sa mga ito at nagmadaling nagtago sa kanilang wardrobe. Ngunit binunyag ng isang pirata na ang suot niyang medalyon ay pagmamay-ari nila at ito ang tumawag sa kanila roon. Ilang saglit ay nahanap ng dalawa ang babae sa wardrobe pero pinakiusapan niya ang mga ito na magsagawa sila ng parley o isang pirate code na makipagkasundo sa kanilang kapitan. Si Will naman ang ililigtas si Elizabeth mula sa mga pirata na planong dalhin ito sa Black Pearl ay biglang hinampas sa ulo ng isang kalaban na agad na kinabagsak niya. Maya-maya ay hinarap na ang dalaga sa kapitan ng barko na si Captain Hector Barbosa at nagpakilala siya ritong si Elizabeth Turner. Sinabi niya sa kapitan na umalis na sila sa Port Royal at huwag nang babalik kundi ay tatapo niya sa karagatan ang medalyon. Sumang-ayon sa kanya si Barbosa at binigay niya rito ang kwintas subalit hindi niya binalik ang dalaga sa port dahil ang parley code raw ay masusunod lang sa mga pirata kaya't dinukot nila siya. Kinaumagahan ay pinilit ni Will sina Commodore Norrington na iligtas si Elizabeth mula sa mga pirata ngunit tumanggi ito dahil hindi raw sila maaaring umaksyon agad ng walang plano. Naisipan naman ni Will na makipagkasundo kay Jack na tulungan siyang hanapin ang Black Pearl upang maligtas si Elizabeth at kapalit nito ay papalayain niya siya roon. Sumang-ayon si Jack sa binata at ginamit niya ang kahoy na upuan ng kulungan upang mapatakas ang pirata sa gallows. Pagkatapos ay naisipan ng bida na nakawin nila ang isang barko ng Royal Navy roon at ginamit nilang dalawa ang bangka sa pangpang upang makapaglakad sa ilalim ng tubig. Pagsampa nila sa barko ay pinaalis ni na Jack roon ang lahat ng mga Royal Marine crew. Dahil naman hindi nilang dalawa kayang ilayag ang ship ay hinayaan ng bida na makita sila ni Commodore Norrington na ninanakaw ang barko. Nang sa gayon pagsugod ng maraming Royal Marine sa ship ay makatalon sila sa mas mabilis na barko ng mga ito na ang Interceptor na handa ng ilayag papalayo ng Port Royal. Maya-maya ay sinabi ni Will kay Jack na napansin raw niyang kilala nito ang kanyang ama na si Bill Turner. Inamin naman ng bida na kilala niya ang ama ni Will na isa ring pirata at kilala ng marami sa bansag na Bootstrap Bill. Kinagabihan si Captain Barbosa ay pinakain ng hapunan si Elizabeth pero nagtatakang tinanong niya ito kung bakit nila siya binihag. Binunyag ng kapitan na ang medalyon na iyon ay isang Aztec gold na isa sa 882 piraso na katulad nito na nakapaloob sa stone chest ang pinadala noon sa conquistador na si Cortez. 10 years ago ay nahanap ng grupo ni na Barbosa ang treasure chest sa di matagpo ang isla na ang Isla de la Muerte o Island of the Dead. Ngunit hindi sila naniwala sa sumpa na nakapaloob sa mga Aztec gold kaya't nang hinawakan nila ang mga ginto ay kalaunan ay napansin nilang naging sinumpa na sila. Dahil naman nakumpleto na ni na Barbosa ang lahat ng ginto sa stone chest at upang matanggal ang sumpa sa kanila ay kailangan nilang ialay ang dugo ni Elizabeth. Mabilis naman na inatake ng dalaga ang kapitan at sinaksak siya sa dibdib ngunit wala itong talab sa kanya. Pagkatapos ay nakita ng dalaga ang tunay na anyo ng lahat ng crew ng Black Pearl na tila mga buhay na bangkay dahil nasisinagan sila ng liwanag ng buwan at maging si Captain Barbosa ay ganito rin ang anyo. Sa sunod na eksena sina Jack at Will ay pumunta sa isla ng Tortuga na ang madalas puntahan ng napakaraming pirata upang magsaya. Pinuntahan ni na Jack sa lugar ang dating kaibigan niyang si Josh Shami Gibbs na kasalukuyang natutulog sa isang babuyan. Pagkatapos ay pumasok sila sa kalapit na bar at doon pinaliwanag ng bida sa kaibigan na ihanap niya sila ng mga crew sa kanilang ship. Dahil plano niyang sundan ang Black Pearl sa Isla de Muerte at gamitin si Will na anak ni Bootstrap upang ibalik ni Barbosa sa kanya ang barko. Agad na sumang-ayon si Gibbs kay Jack pero narinig ni Will ang mga usapan nila. Kinaumagahan ay pinakilala ni Gibbs sa kapitan ang mga narecruit niyang mga crew at isa na rito si Ana Maria na ang hiniraman ni Jack ng bangka na napalubog niya nakaraan sa Port Royal. Pero pinangakuan ng bida ang babae na ang ipapalit niya sa bangka nito ay ang Interceptor. Sa sunod na araw habang nasa layag ay dahil nagtataka si Will sa mga impormasyon tungkol kay Jack ay binunyag sa kanya ni Gibbs na siya ang dating kapitan ng Black Pearl isang dekada na ang nakakalipas.
Nung nalaman raw ni Jack ang lokasyon ng kayamanan sa Isla de Muerte ay nagsagawa ng mutiny ang mga crew niya at pinatalsik nila siya sa Black Pearl at iniwan sa isang isla upang mamatay. Habang na-stranded siya sa isla na dala ang baril na may isang bala ay hindi niya ito ginamit upang tapusin ang buhay. Hindi nagtagal ay naisipan niyang maghintay ng 3 araw sa gilid ng isla hanggang sa pinuntahan siya roon ng mga pagong at gamit ang pinahaba niyang buhok ay tinali niya ang mga ito upang makatakas siya sa isla. Pagkatapos ay pinangako ni Jack sa sarili na gagamitin ang nag-iisang bala niya sa kanang kamay niyang crew na si Barbosa na nagpasimuno ng mutiny. Sa sunod na eksena ang grupo ni na Barbosa ay nakarating na sa Island of the Dead at ginapo si Elizabeth habang tinatahak nilang lahat ang kuweba ng isla. Pagpasok nila sa loob ay nakita ng babae ang napakaraming kayamanan roon na labis na kinagulat niya. Maya-maya ay narating na rin ni na Jack ang Isla de Muerte at sakay ng maliit na bangka ay pinasok nila ni Will ang kuweba ng isla. Ilang saglit ay nakita nila roon si Elizabeth na planong ialay ni na Barbosa upang matanggal ang sumpa nila dahil inakala nilang siya ang anak ni Bootstrap. Pero si Will ay hinampas ang ulo ni Jack at si Barbosa ay hiniwa ang kamay ng dalaga upang ipahid ang dugo niya sa huling coin at hinulog sa stone chest. Subalit napansin nilang lahat na hindi pa rin nawawala ang sumpa sa kanilang katawan at nang na-realize ng kapitan na si Elizabeth ay hindi anak ni Bill Turner ay sinampal niya ito ng malakas. Habang nagtatalo ang mga crew ng Black Pearl dahil sa kabiguan nila ay agad na niligtas ni Will ang dalaga at umalis silang dalawa sa isla. Kalaunan ay nakabalik sila sa Interceptor at sinabi ni Will kina Gibbs na nabigo si Jack makabalik roon. Ang mga crew naman ay sinunod ang pirate code nila na kahit sinong maiwan ay hindi na dapat pangbalikan. Samantala sina Barbosa nang nalaman na nakatakas sa kuweba ang babae dala ang medalyon ay sinundan nila siya pero kinuha pala ni Will ang mga seguan nila sa mga bangka. Ilang saglit ay nakita ng mga kalaban si Jack na kakabangon lang mula sa pagkahimatay at na-corner nila siya. Ang bida naman ay nag-request sa kanila ng parley at pagharap sa kanya ni Barbosa ay nakipagkasundo siya rito na ituturo kung nasaan ang tunay na anak ni Bootstrap kapalit ng Black Pearl. Sa kasalukuyan na yun si Will ay ginamot ang sugat sa kamay ni Elizabeth at binigay nito sa kanya ang kanyang medalyon. Dito na na-realize ng lalaki na ang dugo pala niya ang kailangan ni na Barbosa. Maya-maya sa tulong ni Jack ay nalaman ni na Barbosa ang lokasyon ng Interceptor at agad na sinimula nilang lapitan ito habang si Jack ay kinulong nila sa lower deck ng Black Pearl. Si Will naman ay sinabihan ng mga crew nila na maglagay ng kahit anong mga bagay sa lahat ng mga kanyon dahil ang Interceptor ay walang supply ng mga bala. Hindi nagtagal ay nakalapit na ang Black Pearl sa Interceptor at ang grupo ni na Elizabeth ay buong tapang na nakipagpalitan ng putok sa mga kalaban gamit ang mga kanyon nila. Sa patuloy na malakas na pagpapasabog ni na Barbosa sa Interceptor ay naisipan ni Will na kunin sa lower deck ng ship ang kanyang medalyon habang si Jack sa Black Pearl ay nagawang makatakas sa kulungan. Ilang saglit ay nagsimula ng sumugod ang mga crew ni Barbosa papunta sa barko ni na Will at ang unggoy nila na si Jack ay nagawang makuha roon ang medalyon. Ang binata naman sa ilalim ay hindi na makalabas sa sobrang dami ng mga debris na bumagsak sa buong paligid. Samantala si Jack ay tumalon papunta sa Interceptor at niligtas si Elizabeth mula sa isang kalaban. Pagkatapos ay hinabol niya ang unggoy nang nakita niya rito ang medalyon ngunit kalaunan ay nagawa itong mabigay ng unggoy kay Captain Barbosa. Samantala ang babae ay napansin si Will na na-stuck sa ilalim subalit agad na dinukot siya ng mga crew ng kapitan. Ilang saglit ay binihag rin ni na Barbosa ang lahat ng crew ng Interceptor habang si Will ay na-stuck pa rin sa ilalim ng barko. Pagkatapos ay sinimulan nilang sunugin ang barko at pagbalik ng mga ito sa Black Pearl ay malakas na pinasabog nila ang buong Interceptor. Pero maya-maya ay nagawang makatakas ni Will sa ship at umakyat sa Black Pearl upang sabihan sina Barbosa na siya ang tunay na anak ni Bootstrap Bill. Papatayin niya ang sarili kapag hindi nila pinalaya sina Elizabeth at ang mga crew ng Interceptor. Pumayag ang kapitan sa binata at agad na binihag nila siya subalit habang papalapit sila sa Rum Runners Island kung saan nila tinapo noon si Jack ay hinulog nila si Elizabeth sa dagat. Pagkatapos ay sinunod nila ang bida at nang tinapo ni Barbosa ang mga gamit niya ay agad na tumalon siya sa tubig upang kunin ito sa ilalim. Hindi nagtagal ay nakarating sina Elizabeth at Jack sa Rum Runners Island at ang pirata ay agad na binuksan ng sekretong imbakan ng mga rum sa isla na ginawa ng mga ship na nagde-deliver ng alak noon. Dahil naman nawala na ng pag-asa si Jack ay pinaliwanag niya sa babae na wala na siyang planong tumaka sa isla at mapapatay rin ni na Barbosa si Will bago sila makaalis roon. Pagsapit ng gabi ay masayang uminom silang dalawa ng rum sa isla pero pagbagsak ng bida sa kalasingan ay hindi pala iniinom ni Elizabeth ang alak niya. Sa kasalukuyan na yun si Will at ang mga crew ni Jack ay kinulong ng mga tauhan ni Barbosa sa lower deck ng Black Pearl. Tinanong naman ng binata sa isang pirata kung anong nalalaman nito tungkol sa ama niya.
Kinuwento ng lalaki na noon si Bootstrap Bill ang tanging hindi sumang-ayon sa mutiny nila laban kay Jack at pinadala kay Will ang piraso ng kayamanan mula sa Island of the Dead upang habang buhay silang manatili sa sumpa. Kaya't sa galit ni Barbossa ay ginawa nila siyang bala sa kanyon na kinamatay niya sa karagatan, ngunit huli na nang nalaman nilang dugo pala nito ang kailangan nila upang matanggal ang kanilang sumpa. Kinabukasan ng umaga ay sinunog ng babae ang lahat ng rum at pagkain sa imbakan upang makalikha ng malaking smoke signal na labis na kinagulat ni Jack sa kanya. Hindi nagtagal ay dumating sa Rum Runners Island ang isang barko ng British Royal Navy upang iligtas sa isla ang babae. Ngunit hindi niya makumbinsi si Norrington at ang ama na bumalik at iligtas si Will na ang nagligtas sa kanya mula sa mga pirata. Hanggang sa sinabi niyang payag na siyang pakasalan ang Commodore, maligtas lang nila si Will na agad na sinang-ayunan nito at humingi siya ng tulong kay Jack na matuntun ang lokasyon ng Isla de Muerte. Pagsapit ng gabi ay pinunta ni na Barbossa si Will sa kuweba ng Isla de Muerte habang sina Norrington ay nakarating na rin sa lugar. Sinuggest sa kanya ni Jack na kukumbinsihin niya muna sina Barbossa sa loob na lumabas ng kuweba sakay ng mga bangka nila. Pagkatapos ay aambushin ng puwersa ng Commodore ang mga ito mula sa kanilang barko. Sumang-ayon si Norrington sa bida pati na ang minungkahi niya na ikulong sa loob ng barko nila si Elizabeth upang masigurado ang kaligtasan ng babae. Ilang saglit ay mag-isang nagsaguan si Jack papasok ng kuweba at nadatnan niya roon na sisimulan ang patayin ni na Barbossa si Will, pero sinabihan niya ang kapitan na itigil muna ang pagkitil nila sa binata dahil nasa labas ng isla ang buong puwersa ng Commodore na naghihintay sa kanila na lumabas roon upang ambushin silang lahat. Sinuggest niya na bago nila tanggalin ang sumpa sa kanila sa pagpatay kay Will ay tapusin muna nila ang mga tauhan ng British Royal Navy at kunin ang barko ng mga ito. Sumang-ayon sa kanya ang kapitan, subalit hindi nila ginamit ang kanilang mga bangka bagkus ay naglakad sila sa ilalim ng karagatan sa bangkay na anyo nila upang puntahan ang Dauntless Ship ng Commodore. Ang dalawang kasamahan naman nila ay dinistract ang mga Royal Navy habang namamangka sa harap ng mga ito. Hindi nagtagal ay nagawa nilang makaakyat sa likod na parte ng barko at agad na pinatumba nila ang lahat ng mga Royal Marines na makasalubong nila sa daan. Samantala si Elizabeth ay tumakas sa bintana ng ship at sumakay sa maliit na bangka habang sina Jack at Will na naiwan sa kuweba ay matapang na nakipag-ispadahan kina Captain Barbossa at sa ilang mga crew nito. Sa kasalukuyan na iyon, ang mga bangkay na crew ng Black Pearl ay patuloy na umaatake sa mga Royal Marines ni Norrington sa Dauntless Ship. Kalaunan ang babae ay nakalapit sa Black Pearl at nagmadaling inakyat niya ang barko upang makapasok sa loob at mapatakas roon ng mga crew ni Jack. Magaling na pinatalsik nila ang dalawang bantay na pirata sa barko, ngunit ng inaya ni Elizabeth sina Gibbs na tulungan sina Jack ay tumanggi sila at sinunod pa rin ang kanilang code na hindi na dapat balikan ng sinumang naiwan na kasamahan nila. Samantala ang bida kasama si Will na nakikipaglaban pa rin sa kuweba ng Isla de Muerte mula sa grupo ni na Barbossa ay hindi nagtagal ay nasaksak ng kalaban sa Chan. Pero ang katawan niya ay nasumpa na rin pala dahil sa palihim na pagkuha niya ng isang coin sa treasure chest. Dahil dito ay hindi na rin siya mamamatay hanggat hindi nawawala ang sumpa, kaya't buong lakas na nakipaglaban si Jack ng ispadahan sa dating kanang kamay niya. Samantala sina Commodore Norrington ay sinimulang sumagwan papunta sa Dauntless at biglang pinasabugan sila ng mga kanyon ng mga tauhan ni Barbossa. Pero kalaunan ay nagawa nilang makaakyat pabalik sa kanilang ship at buong tapang na nakipaglaban sila sa mga bangkay na crew ng Black Pearl sa barko. Sa kasalukuyan na iyon, ang dalaga ay namangka mag-isa papunta sa kuweba ng Isla de Muerte at pagpasok sa loob ay agad na tinulungan niya si Will na kumalaban ng mga crew ni Barbossa roon. Nagawa nilang matuhog ang tatlong kalaban at naglagay ng bomba sa loob ng katawan nila upang malakas na pasabugin sila. Sina Jack at Captain Barbossa naman ay hindi pa rin sumusuko sa laban nilang dalawa at hindi nagtagal pagkatapos ng mahabang bakbakan nila ay tinutukan niya ng baril si Elizabeth. Pero si Jack ay hinagis ang gintong coin niya kay Will at mabilis na binaril si Barbossa. Pagkatapos ay hinulog ng lalaki ang medalyon niya at ang coin ni Jack sa treasure chest na may mga dugo nila na kinawala ng sumpa nila ni Captain Barbossa, at umepekto na ang balang binaril sa kanya ng bida. Maging ang lahat ng crew ng Black Pearl sa Dauntless ay nawala na rin ng sumpa at agad na sumuko sila sa mga Royal Marines ni Commodore Norrington. Sa sunod na araw sa Port Royal ay alinsunod sa batas nila ay pinasimulan ng Commodore ang pagbigti kay Jack. Si Will naman habang kaharap sina Governor Swan ay sa wakas ay inamin na kay Elizabeth ang lihim na pagmamahal niya sa kanya. Kalaunan ng binigti na si Jack ay nagmadaling tinusok ng binata ang espada niya sa sahig upang maligtas siya. Pagkatapos ay magaling na kinalaban ni Will ang lalaking executioner sa ibabaw ng platform at nagawa niya itong matulak roon. Nagawa niya ring maputol ang lubid ng bida at gamit ito ay sabay na pinabagsak nilang dalawa ni Jack ang maraming Royal Marines na sumusugod sa kanila.
Ilang saglit ay biglang na-corner sila ng mas marami pang Marines ni Norrington at sinabi ng lalaki kina Governor Swan na mabuting pirata si Jack. Si Elizabeth naman ay dineklara na nire-reject niya ang proposal ng Commodore at inamin na si Will ang totoong minamahal niya. Pagkatapos ay tumalon si Jack sa gilid ng Port Royal at sina Gibbs sakay ng Black Pearl ay pinuntahan siya roon. Kalaunan si Norrington ay napagdesisyonan na patawarin si Will sa krimen na nagawa niya at pansamantalang hinayaan si Jack na makatakas sa kanila. Maya-maya pagsampa ng bida pabalik sa Black Pearl ay napagdesisyonan raw ni na Gibbs na hindi sundin ang pirate code nila at kinilala si Jack na ang kanilang kapitan. Sa post-credit scene ang unggoy na si Jack ay pumunta sa kuweba ng Isla de Muerte. Pagkatapos ay kumuha ito ng isang Aztec gold coin sa treasure chest upang bumalik ang sumpa sa buong crew ni Barbossa pati na sa unggoy. Dito na nagwawakas ang pelikula na ito at susunod na ang Pirates of the Caribbean Dead Man's Chest. Sa Turkish prison kung kailan nagtatapon ang mga bantay ng mga bangkay sa dagat ay ginamit ni Captain Jack Sparrow ang isa sa mga kabaong upang makatakas sa kulungan. Pagbalik niya sa kanilang barko na ang Black Pearl ay biglang kinuha ng unggoy na si Jack ang mapa sa kamay niya pero agad na nabaril niya ito. Pinaliwanag ng kapitan sa mga crew niya na may nakaguhit na susi sa mapa at kailangan nilang mahanap yun pati na ang treasure chest na mabubuksan nito. Pagkatapos ay kahit hindi gumagana ang kompas ni Jack ay inalam niya rito kung saang direksyon sila tutungo. Paglalim ng gabi ay naghanap ang bida ng rum sa lower deck ng barko nila at nagulat siya na makita roon si Bootstrap Bill Turner. Pinaliwanag ni Bootstrap na pinili raw niya noon na maging isa sa mga sinumpang crew ni Captain David Jones mula nang ginawa siyang bala sa kanyon ni na Barbossa at lumubog sa karagatan. Ngayon ay pinapunta siya roon ng kapitan nila dahil nagkaroon din sila ni Jack ng kasunduan dati. Ito ay nang matapos iangat ni Jones ang Black Pearl mula sa ilalim ng karagatan ay pagkatapos ng 13 years ay magiging crew na rin nila siya at ngayon na ang oras na yun. Kung tataka si Jack kay David Jones ay hahanapin siya ng dambuhalang halimaw nito na ang The Kraken at papalubugin niya uli ang Black Pearl sa dagat na kasama siya. Bago umalis si Bootstrap ay iniwanan niya ang bida ng Black Spot sa palad na ang magiging marka upang tugisin siya ng Kraken. Nagmadaling sinabihan naman ng kapitan ang lahat ng crew niya na maglalayag sila papunta sa pinakamalapit na lupa na maaari nilang madaungan. Bigla namang kinuha ng unggoy ang sombrero ni Jack at tinapon sa dagat. Samantala si Will Turner ay pinadakip ni Lord Cutler Beckett ng East India Trading Company at si Elizabeth Swan na hinihintay ang lalaki sa kasal nila ay pinuntahan siya kasama ng mga tauhan ni Beckett. Subalit maging ang babae ay pinaaresto niya dahil sa pagtulong nila na mapataka si Jack Sparrow na nagkasala laban sa British Crown Empire. Pati si Commodore Norrington ay pinapaaresto rin ni Beckett pero sinabi ni Governor Swan na nag-resign na raw siya ilang buwan na ang nakakalipas. Maya-maya ay pinapunta ni Lord Beckett si Will sa opisina niya at inalok siya ng kasunduan na kunin ang compass ni Jack Sparrow. Kapalit nito ay ang letters of mark na magbibigay sa kanya at kay Elizabeth ng kalayaan pati na ang lisensya ni Jack na makapagtrabaho sa ilalim ng East India Trading Company. Kinabukasan ay pinuntahan ng lalaki sa gallows ang kanyang kasintahan at sinabihan siya na plano niyang pumunta sa Tortuga upang kunin ang compass kay Jack nang sa gayon ay ibaba na ang mga sintensya sa kanila. Samantala ang sombrero ni Jack na naanod sa karagatan ay nakuha ng mga mangingisda subalit ang maliit na barko ng mga ito ay malakas na hinila sa ilalim ng dagat ng dambuhalang halimaw na ang Kraken. Maya-maya si Will ay pumunta ng Tortuga upang alamin kung nasaan si Jack ngunit sinampal lang siya ng isang babae roon. Pagkatapos ay sinimula na lang niyang ipagtanungan ang lokasyon ni Jack mula sa mga mangingisda sa iba't ibang lugar. Hanggang sa ang isa sa mga ito ay nakita ang Black Pearl sa Isla Pelagostos at tinulungan niya si Will na makapunta roon. Pagpunta ng lalaki sa isla ay napansin niyang walang kahit sinong crew ang nasa barko. Kaya't naglakad si Will papasok ng kagubatan ngunit biglang natali ang paa niya sa trap ng mga native Pelagostos at agad na pinatulog siya ng mga ito. Pagkatapos ay hinarap ng mga native ang lalaki kay Jack na ang tinuturing nilang chief ng kanilang tribo. Pero ang bida ay binulong kay Will na iligtas niya siya at pinag-utos sa mga Pelagostos na dalhin ng lalaki sa kanilang bone cage kasama nina Joshua M. Gibbs at ng iba pang crew ng Black Pearl. Pinaliwanag niya na ginawang chief ng tribo si Jack dahil pinaniniwalaan nilang isa siyang Diyos na nakakulong sa katawan ng tao. Ngayon ay plano ng tribo na pakawalan ang banal na kaluluwa ni Jack sa pagtusta at pagkain nila sa kanya. Samantala ang mga dating crew ni Barbossa na sina Pintel at Ragetti nakakatakas lang sa gallows ng Port Royal kasama ang bantay na aso ng kulungan ay ilang araw nang namamangka, hanggang sa nakita nila ang Black Pearl sa Pelagostos Island at agad na pinuntahan nilang dalawa ito upang angkinin at ilayag sa karagatan.
Maya-maya ang buong tribo ng Pelagostos ay sinimula na ang paglitsyon kay Jack habang sina Will at ang iba pang crew ay nag-swing sa cage upang makakapit sa mga baging na nasa kabilang parte ng bangin, ngunit ang isang crew sa isa pang cage ay nakahawak ng ahas na kinabitaw nilang lahat sa baging at nahulog sa bangin ang buong grupo nila. Napansin yun ng isang miyembro ng tribo at agad na sinabihan niya ang mga kasamahan nila. Dahil rito ay naantala ang paglitsyon ng mga cannibal kay Jack at pag-alis nila ay agad naman na nakaalis rin siya roon. Ngunit ang mga babaeng miyembro ng tribo na naiwan sa lugar ay pinagbabato ng prutas si Jack ng maraming beses at tumusok ang mga ito sa tubo na nakatali sa kanya. Kalaunan ay nagmadaling tumalo ng bida papunta sa kabilang parte ng bangin subalit nahulog siya rito dahil sa bigat ng mga prutas na nakatarak sa tubo. Pero dahil sa pagbagsak niya sa mga tulay ng mga Pelagostos ay ligtas na bumagsak siya sa lupa. Sa kasalukuyan na yon, sina Will na nagawang makaakyat sa mataas na parte ng isla ay galit na sinugod ng napakaraming miyembro ng tribo. Nagmadaling pinagulong naman ng grupo ni na Will at Gibbs ang bone cage nila palayo sa mga Pelagostos, hanggang sa bumagsak sila sa isang ilog at doon nasira ang bone cage habang inaatake sila ng mga palaso at sibat ng mga native ng isla. Ilang saglit ay nagawang makabalik ni na Gibbs sa Black Pearl at nadatna nila sa pangpang sina Pintel na sinisimula ng ilayag ang barko. Pagtakbo roon ni Jack habang hinahabol ng napakaraming Pelagostos native ay nagmadaling sumakay sina Will ng Black Pearl at nagawang makakapit ng bida sa ship bago makalayo ng isla. Ang aso naman na naiwan sa lugar ay nagmadaling tumakbo palayo dahil siya naman ang hinahabol ng mga cannibal. Pagsapit ng gabi ang ama ni Elizabeth na si Governor Swan ay tinulungan siyang makatakas sa gallows. Plano raw ng governor na isakay sa isang barko ang anak upang makatakas sa Port Royal subalit agad na tinapos ng tauhan ni Beckett na si Mercer ang kapitan ng barko. Ilang saglit ay napansin ng lalaki na wala na sa karuahe si Elizabeth. Pumunta pala ang babae sa opisina ni Lord Beckett upang kunin roon ang letters of mark at tinutukan niya ng baril si Beckett. Pagkatapos ay puwersahang pinalagyan ng seal at pinipirma niya sa lalaki ang dokumento ng sagayon ay magkabisa ito. Subalit sinabihan siya ni Lord Beckett na upang mabigay niya ang kalayaan ni Will ay kailangang mapunta sa kanya ang compass ni Jack. Kinaumagahan ay palihim na sumakay ang babae sa Edinburgh Trading Cargo Ship habang nakadisguise na isang crew ng barko. Pero ang naiwanan niyang kasuotan roon ay pinagkamalang pagmamay-ari ng ligaw na espiritu dahil ang pagkakaalam ng mga crew ay wala silang kasamang babae sa ship. Sa sunod na eksena sina Pintel at Ragetti ay napagdesisyon ng maging mga crew ni Jack. Sinabihan naman siya ni Will na kailangan niya ang kanyang compass upang mapalaya si Elizabeth sa gallows. Pero pinaliwanag ng kapitan sa lalaki na kapag nahanap nila ang susi na yon ay makakagawa sila ng paraan na mapalaya ang kasintahan niya. Maya-maya sina Jack kasama ang ilang crew ay namangka sa Pantano River ng Cypress Forest at dito natanong ni Will kay Gibbs kung bakit natatakot ang kapitan sa karagatan. Sumagot siya na ito ay dahil sa dambuhalang sea creature ni Davy Jones na ang The Kraken. Hindi nagtagal ay narating ni na Jack ang treehouse ng voodoo priestess na si Tia Dalma. Nais raw nilang malaman ang mga impormasyon tungkol sa susi sa mapa dahil hindi nila ito mahanap gamit ang kompas at ang kabayaran ay ang sinumpang unggoy na si Jack na hindi namamatay. Pinaliwanag ni Tia Dalma na ang tinuturo lang ng kompas ay ang mga bagay na talagang ninanais nila. Ang mabubuksang treasure chest naman ng susi ay naglalaman ng puso ni Captain Davy Jones. Nagawa ito ng kapitan dahil labis na nasaktan siya nang mawala sa kanya ang babaeng minahal niya. Pagkatapos ay tinago ni Jones ang baul at laging dinadala ang susi nito kahit saan siya magpunta. Ilang saglit ay nakita ng babae sa bida ang black spot ni Jack sa palad at naisipan niyang bigyan siya ng isang garapo ng lupa. Dahil tuwing pagkatapos lang ng 10 years na kakababa ng lupa si Davy Jones ay kailangang dalhin raw ni Jack ang garapon bilang simbolo ng proteksyon. Si Will at ang kapitan naman ay napagdesisyon ng puntahan ang ship ni Jones na ang Flying Dutchman at gamit ang mga sipit ng mga alimango ni Tia Dalma ay tinuro niya ang lokasyon ng barko. Samantala si Elizabeth sa cargo ship ay ginawang tila puppet ang kasuotan niya upang paniwalain ang mga crew na galing nga ito sa isang ligaw na espiritu at upang ikayatin sila na magtungo sa isla ng Tortuga. Hindi nagtagal ay natunto ng grupo ni Jack ang lokasyon ng Flying Dutchman at nagpresenta ang lalaki na lapitan ang wasak na ship upang hanapin roon ang susi. Binilin sa kanya ng kapitan na kung mahuli siya ni na Jones ay sabihin sa kanila na pinadala niya siya upang bayaran ang utang niya. Kalaunan pagpunta ni Will roon ay napansin niyang hindi iyon ang Flying Dutchman at nakita ang mga nakasurvive na crew ng wasak na ship na tila may labis na kinakatakutang nila lang.
Ilang saglit ay biglang lumitaw sa ilalim ng dagat ang Flying Dutchman at pumunta sa shipwreck ang mga sinumpang crew ng barko. Matapang na nakipaglaban si Will sa mga ito at nagawa pang mahiwa ang isa sa kanila, ngunit agad na napabagsak siya ng isang crew. Ilang saglit nang nagkamalay ang lalaki ay nakagapos na siya kasama ng ilang crew ng nawasak na barko. Hinikayat naman sila ni Captain Davy Jones na maging crew ng Flying Dutchman at mabuhay ng 100 taon bago sila mamatay. Ang iba ay sumang-ayon sa kapitan, ngunit napansin niya si Will na hindi crew ng nawasak na barko, kaya't sinabi nito na pinadala raw siya roon ni Jack Sparrow bilang kabayaran sa utang niya. Nang napansin ni Davy Jones sina Jack sa dikalayuan ay mabilis na binihag ng mga tauhan niya ang mga crew ng Black Pearl at agad na hinarap ang bida sa ship nila. Sinabi ni Jones kay Jack na pagkatapos ng 13 years na pagiging kapitan ng Black Pearl ay dapat na maging crew na siya ng Flying Dutchman alinsunod sa kasunduan nila. O di kaya ay bigyan niya siya ng 100 tao sa loob ng 3 araw bilang kapalit ng buhay niya. Sumang-ayon ang bida kay David Jones at tinanggal nito ang black spot sa palad niya, ngunit kinonsidera niya si Will na isa sa 100 tao na kabayaran ni Jack. Agad na nagpunta naman sina Jack at Gibb sa isang bar sa Tortuga upang mag-recruit ng mga crew na ibibigay nila kina David Jones. Ngunit galit na nilapitan si Gibbs ng dating Commodore ng Port Royal na si Norrington at sinabing dahil sa paghahanap niya sa kanila sa karagatan ay nawasak ng isang buhawi ang buong Dauntless ship niya kasama ng kanyang mga crew. Kaya't napagdesisyonan raw ni Norrington na magbitiw sa posisyon dahil sa kahihiyan at malakas na tinaob ang lamesa ni Gibbs. Si Jack naman natataka sa lugar ay agad na tinutukan ng baril ng lalaki pero pinigilan siya ng mga kalalakihan sa paligid. Tumama ang bala niya sa alak ng isang lalaki roon at dito na nagsimulang mag-away-away ang karamihan sa mga taong umiinom sa bar. Matapang na nakipag-espadahan si Norrington sa ilan sa mga ito habang sina Jack at Gibbs ay ginamit ang pagkakataon na yon upang makatakas, ilang saglit ay dumating si Elizabeth sa bar at tinulungan niya ang dating Commodore na makipaglaban sa mga kalalakihan at pinalo sa ulo niya ang hawak na bote. Pagkatapos ay tinapo ng mga ito si Norrington sa kalapit na babuyan roon. Nilapitan ni Elizabeth ang lalaki ngunit minamatsyaga na pala sila ni Mercer sa dikalayuan. Maya-maya kasama si Norrington ay pinuntahan ng babae si Jack sa tapat ng ship nila at hinanap sa kanya si Will. Pero nagsinungaling ito na puwersahang pinasali raw ang kasintahan niya sa mga crew ni Captain Davy Jones. Sinabi naman ni Jack kay Elizabeth na hinahanap nila ang isang baul na naglalaman ng puso ni Jones at kapag napas sa kanila ito ay makokontrol na nila ang kapitan at maliligtas si Will. Dahil naman napansin ng bida na nais talagang maligtas ng babae ang fiancé niya. Pinahawak niya sa kanya ang kompas at biglang tinuro nito ang direksyon ng baul na agad na sinimulan nilang lahat puntahan. Sa kasalukuyan na yon si Will habang nag-aangat ng kanyon kasama ang mga crew ng Flying Dutchman ay napansin sa barko ang kanyang ama na si Bootstrap Bill. Nang tinulungan niya ang ama ay labis na nagulat itong makita siya at nabitawan ang tali ng kanyon na bumagsak sa sahig ng ship. Si Bosun naman ay galit na lalatiguhin si Will bilang kaparusahan pero inako ito ni Bootstrap dahil anak niya raw ang lalaki. Subalit si Captain David Jones ay sinabihan si Bill na siya mismo ang maglatigo sa sariling anak kundi ay papagawa niya ito kay Bosun. Kahit palabis na mabigat sa kalooban ng ama ay siya na ang naglatigo sa kanyang anak. Maya-maya ng bahagyang nakarecover si Will ay sinabi niya sa ama na plano niyang hanapin ang susi sa mapa. Pinaliwanag naman ng isang crew ng barko na si Wyvern na iyon ang susi ng Dead Man's Chest. Ngunit nang tinanong ng lalaki kung nasaan ito o ang baul ay tumangging magsalita si Wyvern ng kahit ano. Sa sunod na eksena ay nakita ni Will na naglalaro ng Liar's Dice ang mga crew ng ship at pinupusta ng mga ito ang natitirang taon na serbisyo nila sa Flying Dutchman. Nang nalaman ng lalaki sa ama na kahit sino ay maaari nilang hamunin na maglaro ng Liar's Dice ay hinamon niya rito si Captain Davy Jones. Ipupusta raw ni Will ang walang hanggang serbisyo niya sa Flying Dutchman kapalit ng susi ng Dead Man's Chest. Kahit palabis na nagtaka ang kapitan kung paano nalaman ng lalaki ang tungkol sa susi ay sumang-ayon siya sa kanya at pinakita niya ito sa harap ng lahat. Dahil naman alam ni Bootstrap na madaling matatalo ang anak sa laro ay sumali siya sa kanila at pumusta rin ng katulad kay Will. Kalaunan ay sinadyang magpatalo ni Bill upang maligtas ang anak sa laro nila na labis na kinatuwa ni David Jones pero pag alis ng kapitan ay binunyag ng lalaki na wala siyang planong manalo at nais lang niyang malaman kung saan nakatago ang susi. Maya-maya paglalim ng gabi habang natutulog si David Jones at ang kanyang mga crew ay dahan-dahan na pinasok ni Will ang silid ng kapitan. Magaling na nakuha niya rito ang susi ng Dead Man's Chest at bago umalis sa Flying Dutchman ay binigyan siya ni Bootstrap ng itim na patalim.
Pinangakuan naman ni Will ang ama na gagawa siya ng paraan na mapalaya siya mula kina Davy Jones. Sa sunod na araw, si Governor Swan na naging bilanggo na rin ng gallows ay sinabihan ni Beckett na nakita ni Mercer si Elizabeth sa Tortuga kasama si Norrington at ang grupo ni na Jack. Pagkatapos ay puwersahang pinilit niya ang gobernador na ilipat sa kanya ang posisyon nito upang masigurado ang kaligtasan ng kanyang anak at ng kalayaan niya. Agad na sumang-ayon si Governor Swan kay Beckett dahil sa labis na takot na may mangyaring masama kay Elizabeth. Kinabukasan si Will ay nagawang makasampa at makahingi ng tulong sa mga crew ng Edinburgh Trading Ship. Samantala, sina Jack at Gibbs ay nalaman sa babae na nais rin palang makuha ni Beckett ang dead man's chest upang makontrol ang pitong karagatan at ang totoong dahilan kung bakit nais makuha ni Will ang compass. Nalaman din ng bida kay Elizabeth ang tungkol sa letters of marque na dala nito at agad na tinabi niya ang dokumento. Maya-maya sina David Jones ay nahabol ang Edinburgh Trading Ship at ginawa nilang bihag si Bootstrap. Pagkatapos ay ginamit nila ang kanilang equipment upang gisingin ang Kraken sa ilalim ng karagatan. Ilang saglit ay nagsimula ng umatake ang dambuhalang halimaw ni Captain David Jones sa Edinburgh habang si Will ay nasa taas ng barko. Sa patuloy na pag-atake ng higanteng sea creature sa ship ay hindi nagtagal ay nawasak niya ito ng tuluyan at nilamon ang karamihan sa mga crew ng Edinburgh. Pero ang lalaki ay nagawang makatalon palayo ng barko at kumapit sa isang tabla ng kahoy sa karagatan. Ilang saglit ay nagawang mabihag ni na Jones ang ilang crew ng barko ngunit pinag-utos niyang tapusin ang mga ito. Si Will naman ay palihim na sumampa sa Flying Dutchman habang si Jones ay nagplanong puntahan ang isla kung saan nakatago ang puso niya. Sa sunod na eksena, sina Jack ay nakarating sa Isla Cruces at gamit ang compass na hawak ni Elizabeth ay nalaman nila kung saan nakalibing ang dead man's chest ni Captain Davy Jones. Hindi nagtagal ay nakarating na rin sa isla ang grupo ni na Jones at pinalubog niya sa ilalim ng dagat ang Flying Dutchman. Ilang saglit si Will ay nilapitan si na Jack at hinagkan si Elizabeth. Nang bubuksan niya ang baul upang saksakin ang puso ay pinigilan siya ni Jack dahil kapag namatay raw si Jones ay wala nang makakatawag sa Kraken. Subalit si Norrington ay planong dalhin ang baul kay Beckett upang makabalik sa dating buhay niya. Dito na nagsimulang maglaban ang espadahan ng tatlo kung sino sa kanila ang dapat na kumuha ng dead man's chest pati na ang susi. Subalit habang nagkakaroon ng matinding bakbakan ng espadahan, sina Jack ay sinamantala ni Narragetti ang pagkakataon na yon upang kunin ang baul. Kalaunan ay nagawang makuha ng bida ang susi kay Will at nagmadaling tumakbo sa wasak na simbahan ng Isla Cruces pero agad na sinundan siya rito ng dating Commodore upang pigilan na makalayo. Nakuha niya kay Jack ang susi ngunit mabilis na naagaw ito sa kanya ni Will at silang dalawa naman ang naglaban ng espadahan. Hindi nagtagal ay nakuha ni Jack ang susi kay Norrington at pinaliwanag sa kanya na si Will ang dahilan kung bakit siya nakatakas noon sa Port Royal at inagaw pa ang babaeng mahal niya. Dahil dito ay nakipaglaban ng eskrima kay Will ang dating Commodore ng may labis na galit habang ang bida ay tumakbo palayo ngunit nahulog siya sa isang hukay roon. Sa patuloy na pag-iispadahan ng dalawa sa taas ay biglang natanggal ang treadmill ng simbahan at gumulong ito kay Jack na kinahulog ng susi sa kanya at kinauntob niya ng malakas sa treadmill. Sa kasalukuyan na yon ang mga sinumpang crew ni Captain David Jones ay nakaahon na mula sa karagatan habang si Elizabeth ay hinarang si Narragetti at Pintel. Ngunit nang sinugod sila ng mga crew ng Flying Dutchman ay biglang nabangga ng dalawa sa puno ang baul at dahil naabutan sila ng mga tauhan ni Jones ay buong tapang na kinalaban nila ang mga ito na kasama ang babae. Samantala sina Will at Norrington na nag-iispadahan pa rin habang gumugulong ang treadmill ay nagmadaling hinabol ni Jack at bago makalayo ay nakuha niya uli rito ang susi. Ang isang crew naman ni Jones ay nakita sa daan ang baul pero ang bida ay mabilis na binato siya ng buko sa ulo. Pagkatapos ay binuksan niya ang dead man's chest upang kunin rito ang puso ni Captain David Jones at bumalik si Jack sa bangka nila at agad na tinago sa garapon ng puso. Ilang saglit sa patuloy na pakikipaglaban ni Elizabeth at ni Narragetti sa mga crew ng Flying Dutchman ay nagawa nilang makuha uli sa daan ang baul. Ang treadmill naman na kinaroroonan ni na Will at Norrington ay gumulong papunta sa dalampasigan ng isla at doon bumagsak. Kalaunan habang nakikipaglaban pa rin ang babae kasama sina Jack at Ragetti sa mga sinumpang crew ni Captain Davy Jones, ay nagmadaling pinuntahan ni Norrington ang bangka nila upang kunin roon ang letters of marque pati na ang puso ni Jones na napansin niyang nasa loob ng garapon. Hindi nagtagal ay nagawa silang lahat makorner ng mga kalaban pero ang dating Commodore ay naisipang magpahabol sa mga ito dala ang dead man's chest. Pagdating sa kagubatan ay agad na binigay niya ang baul sa mga tauhan ni Jones at nagmadaling tumakbo palayo. Maya-maya pagbalik ni na Jack sa Black Pearl ay biglang nagpakita sa gilid nila ang Flying Dutchman ni Captain Davy Jones.
Pagkatapos ay inatake nila ang barko ni na Jack gamit ang mga malalakas na kanyo nila at pati na ng kanilang mga triple guns habang sinusubukan ng Black Pearl na lumayo sa kanila. Hindi nagtagal ay nagawang makalayo ng barko ni na Jack sa Flying Dutchman, subalit sina Davy Jones ay ginamit ang kanilang equipment upang tawagin ang Kraken. Agad na hinampas ng halimaw ang barko ni na Jack na kinabasag ng garapon at napansin niya na wala pala rito ang puso. Pero nang nagsimulang gumapang ang mga higanteng galamay ng Kraken sa Black Pearl ay pinaghintay ni Will ang lahat ng mga crew nila ng tamang tiyempo upang patamaan ng mga kanyon ang karamihan sa mga galamay ng dambuhalang sea creature. Pagkatapos ay sinabihan niya ang mga crew na ilagay ang lahat ng mga barrel ng gunpowder nila sa malaking net at inatasan ang kasintahan na barilin ito sa kanyang hudyat. Subalit ang kapitan ay namang kapapalayo ng Black Pearl at kalaunan ay galit na umatake uli ang mga higanteng galamay ng Kraken sa barko nila. Nang sinimulang iangat ng mga crew ang mga bariles ng gunpowder ay patuloy na inaatake ng dambuhalang halimaw ang karamihan sa mga kasamahan nila habang winawasak ang Black Pearl. Ilang saglit nang naangat na sa taas ng ship ang mga barrel ay babarilin na ito ni Elizabeth, ngunit biglang inatake siya ng isang galamay ng Kraken. Ilang saglit ay bumalik si Jack sa Black Pearl at siya na ang bumaril ng mga bariles sa taas na kinatamo ng matinding pinsala ng mga galamay ng higanteng sea creature at napilitan itong lumubog uli sa dagat. Nagmadaling sinabihan naman ng kapitan ang lahat na sumakay sa lifeboat dahil aabandunahin na nila ang Black Pearl. Bilang pasasalamat ni Elizabeth sa pagbalik ni Jack para sa kanila ay hinalikan niya siya, pero paraan niya lang pala ito upang igapos ang kapitan sa barko dahil siya mismo ang target ng Kraken. Nang sa gayon ay wala nang mapahamak sa kanila nang dahil sa kanya habang namamangka sila palayo ng Black Pearl. Kalaunan ay naisipan ni Jack na ibuhos sa kamay ang langis ng lampara roon upang matanggal ang gapos niya, at hindi nagtagal ay galit na bumalik ang higanteng halimaw sa barko. Tumalsik sa bibig nito ang sombrero ni Jack na agad na kinuha niya, at pagkatapos ay buong tapang na inatake niya ang dambuhalang nilalang gamit ang kanyang espada. Hanggang sa unti-unting winawasak nito ng tuluyan ang buong Black Pearl palubog sa gitna ng karagatan kasama ang kapitan. Sa kasalukuyan na yon, si Norrington ay pumunta sa tanggapan ni Lord Beckett at binigay sa kanya ang letters of marque pati na ang puso ni Davy Jones. Sa sunod na eksena, si Jones ay labis na nagalit na makitang wala sa baul ang puso niya. Pagsapit ng gabi ay pumunta sina Will sa treehouse ni Tia Dalma at doon nag-toast para kay Jack dahil sa pagiging mabuti at magaling na kapitan niya sa kanila. Nang nasabi ni Will na kung may paraan lang na mabalik si Jack ay tinanong siya ni Tia Dalma at ang mga kasamahan niya na kung willing ba silang maglakbay sa dulo ng mundo o ang World's End upang mabalik lang ang kapitan nila pati na ang Black Pearl. Hindi naman nagdalawang isip sina Gibbs at ang lahat ng mga crew na sumang-ayon kay Tia Dalma. Pagkatapos ay sinabi ng babae na kailangan nila ng isang kapitan na gagabay sa paglalayag nila sa mga karagatan, at ito ay si Captain Hector Barbosa na labis na kinagulat ni na Will. Sa post-credit scene ay makikita ang aso na ginawang bagong tribe chief ng mga Pelagostos native. Dito na nagwawakas ang ikalawang pelikula, at susunod naman ang Pirates of the Caribbean at World's End. Mula nang makuha ni Lord Cutler Beckett ng East India Trading Company ang Dead Man's Chest ay sinimulan na niya ang kanilang gera laban sa mga pirata. Pinag-utos ni Beckett na bitayin ang nadakip nilang napakaraming mga pirata pati na ang mga taong tumulong sa mga pirata. Sa sunod na eksena sa Singapore, ang mga pirata na sina Pintel, Joshami Gibbs, Ragetti at ang iba pa ay palihim na tinahak ang sewers. Habang ang babaeng si Elizabeth Swan ay hinarap ng piratang si Tai Huang at nakipagkita sa kanya roon si Captain Hector Barbosa. Pagkatapos ay bago iharap ni Huang ang dalawa sa kanyang master ay pinaiwan niya sa kanila ang mga armas nila. Kalaunan ay nakaharap na nina Barbosa ang Singapore Pirate Lord na si Captain Sao Feng. Napunta raw sila roon upang mag-request kay Feng ng barko at mga crew para sa paglalakbay nila papunta sa locker ni Davy Jones, subalit binunyag ng Pirate Lord na nahuli nila nakaraan lang ang lalaking si Will Turner na planong nakawin ang kanyang navigational chart. Nalaman ni Sao Feng na kasamahan nina Barbosa si Will nang sasaksakin niya ito, at biglang napailing si Elizabeth. Galit na nagtaka naman ang kapitan kung bakit nila nais pumunta sa locker ni Davy Jones, pero sinabi ni Will na plano nilang iligtas si Captain Jack Sparrow sa locker dahil isa rin siya sa siyam na Pirate Lord. Dagdag pa ni Barbosa na plano rin nilang pagsamahin ang Brethren Court, at dahil hawak ni Jack ang isa sa Pieces of Eight ay kailangan nila siyang mabalik. Nang napansin naman ni Feng na may espiya roon na nagpapanggap na tauhan niya ay inakala niyang kasamahan rin ito ni na Barbosa. Sina Gibbs naman na napatumba na ang mga tauhan ni Sao Feng sa ilalim ay mabilis na hinagisan sina Elizabeth at Barbosa ng mga espada.
Subalit biglang sinugod sila roon ng napakaraming sundalo ng East India Trading Company at ang grupo ni na Captain Cao Feng at ni na Captain Barbosa ay buong lakas na nakipaglaban sa mga ito. Ang mga sundalo ay pinangungunahan ng assistant ni Beckett na si Mercer at sa patuloy na pakikipagsagupaan sa kanila ng dalawang kampo ng mga pirata ay napunta ang matinding bakbakan nila sa mga lansangan ng Singapore. Ilang saglit si na Will at Cao Feng ay palihim na nag-usap sa isang tabi at sinabi ng lalaki rito na tutulungan niya siya na makipagkasundo kay Beckett kapalit ng pagtulong sa kanya na makuha ang Black Pearl upang mapalaya ang kanyang ama. Narinig ni Mercer ang pag-uusap nila at habang nagpatuloy na nakipaglaban si Cao Feng kasama ng kanyang tauhan ay binigay niya kina Will ang navigational chart. Sinamahan pa sila ng ilang crew ng Pirate Lord sa kanilang barko na ang Haifeng upang makatakas mula sa mga sundalo ng EITC at kasama ni na Elizabeth sa paglayag nila ang voodoo priestess na si Tia Dalma. Sa sunod na araw ay habang naglalayag ang grupo sa nagyayelong karagatan ay nagtaka si na Pintel kung bakit hindi nalang buhay ni Tia si Jack katulad ng ginawa niya kay Barbosa. Pinaliwanag ng babae na ang katawan at kaluluwa ni Jack kasama ang Black Pearl ay hindi nasawi kundi pinunta sa locker ni Davy Jones upang doon habang buhay na parusahan. Samantala si Norrington ay ginawa ng Admiral ni Lord Beckett, habang si Governor Swan ay puwersahang pinapapirma ni Beckett ng mga kautusan sa pagbitay ng mga pirata na nahuli nila. Ni-report naman sa kanya ni Mercer ang tungkol sa Pieces of Eight ng siyam na Pirate Lord at ang gaganapin na pagpupulong ng mga ito na ang Brethren Court pero hindi niya nalaman ang lokasyon ng meeting. Sa sunod na eksena mula sa utos ng East India Trading Company ang barkong Flying Dutchman ni Captain David Jones ay walang awang nagpabagsak ng napakaraming barko ng mga pirata sa karagatan. Kinatuwa ito ni Lord Beckett at agad na dinala nila ang Dead Man's Chest sa Flying Dutchman. Galit na tumutol si Jones sa pagdala roon ng baul pero sinabi ni Beckett na ginawa niya yon upang makasigurado silang gagawin niya ang mga pag-uutos nila. Wala namang nagawa ang kapitan nang nilagay na ang baul sa chamber niya at tinutukan ito ng baril ng mga sundalo. Maliit na pabor lang mga Juan. Kung mahilig kayo sa mga ganitong Tagalog recap ay huwag niyong kalimutan na mag-subscribe sa channel natin dahil marami pa tayong a-upload na mga exciting na recap katulad nito. Pagsapit ng gabi ang grupo ni na Captain Barbosa ay nakarating na sa dulo ng mundo o ang World's End at nang napalapit sila sa napakalaking talon ay mas lalo pang nilapit ng kapitan ang barko nila rito. Sinubukang ilayag ng mga crew ang Haifeng palayo ngunit hindi nagtagal ay malakas na naanod pa rin pababa ang barko sa talon. Samantala si Captain Jack Sparrow sa dimension ng locker ni David Jones ay nagduduse sa mga hallucination habang nakikita ang mga bersyon niya bilang mga crew ng Black Pearl ngunit hindi niya mapagsabihan ang mga ito. Sa kasalukuyan na yon ay bagaman nasira ang barko ni na Captain Barbosa ay nagtagumpay ang buong grupo nila na makarating sa David Jones locker. Si Jack naman ay naisipan na lang bumaba sa Black Pearl at nakakita siya roon ng napakaraming puting alimango. Ang lahat ng mga ito ay gumulong sa ilalim ng barko upang paandarin ang Black Pearl palayo ng disyerto. Ilang saglit ay nakarating si Jack sa Pampang kung nasaan si na Barbosa at laking gulat nila na makita siya sakay ng Black Pearl papunta sa dagat. Ang mga puting alimango pala ay kinontrol ni Tia Dalma. Kalaunan ay pinaliwanag ni na Will kay Jack ang pagkontrol ni Beckett sa mga karagatan dahil napunta sa kanya ang puso ni Jones. Kahit naman ayaw niyang isampa sa Black Pearl si na Barbosa at si na Elizabeth na nagtangkang pumatay sa kanya nakaraan ay pinayagan niya na rin sila dahil nasa kanila ang navigational chart. Maya-maya ay nagsimula na silang lahat na maglayag sa karagatan ng locker ni David Jones. Pagsapit ng gabi ay nakakita si na Ragetti ng napakaraming patay na katawan sa ilalim ng karagatan. Pinaliwanag ni Tia Dalma na noong tao pa si David Jones ay inatasan siya ng goddess na si Calypso na ihatid sa kabilang buhay ang mga taong namamatay sa karagatan. Ngunit kalaunan ay hindi niya ito sinunod hanggang sa naging halimaw ang itsura niya. Ilang saglit ay napadaan naman ang Black Pearl sa mga namatay na tao na nakasakay sa mga bangka at nakita roon ni Elizabeth ang ama niyang si Governor Swan. Pinaliwanag ng ama na nalaman niyang kung sino mang sasaksak sa puso ng Dead Man's Chest ay kailangang palitan ito ng puso ng taong sumaksak at siya ay walang hanggang maglalayag sa mga karagatan. Ito raw ang mga naalala niya bago siya mamatay. Pero nang naghagis sa kanya ng lubid si Elizabeth ay hindi niya ito kinuha upang magpatuloy na mamangka na labis na kinalungkot ng babae. Sa sunod na araw ay napansin ni na Tia Dalma na naglalayag lang sila sa walang hanggang karagatan ng locker ni Davy Jones habang naubusan pa sila ng supply ng tubig. Pero si Captain Jack ay nalaman ng kahulugan ng mga kataga sa navigational chart na up is down.
Agad na gumawa siya ng paraan upang magpuntahan sa magkabilang gilid ng Black Pearl ang lahat ng mga crew ng sagayon ay mauga nila ang barko. Si Barbossa naman na nalaman ang plano ni Jack ay pinatanggal ang gapos ng mga kanyo nila upang mas lalong mapatagilid ang Black Pearl. Hindi nagtagal ay nagtagumpay ang grupo ni Captain Jack na mabaliktad sa karagatan ang barko nila at pag ibabaw nito muli sa tubig ay bumalik na sila sa lupain ng mga buhay. Mabilis na nagtutukan naman ang mga baril sina Barbossa at Jack pati na ang iba pa. Sinabihan ni Barbossa si Jack na sasama siya sa kanila sa Shipwreck Cove upang dumalo sa Brethren Court, pero tumanggi siya dahil mas nais raw niyang lumayo sa kanila. Kalaunan ay napansin nilang nabasa pala ng tubig ang pulbura sa mga baril nila at si Will ay nakakita sa chart ng kalapit na isla na maaari nilang makuhaan ang supply ng tubig. Maya-maya pagpunta ni na Jack roon ay nakita nila ang bangkay ng Kraken na pinatay ni na David Jones dahil sa utos ni Lord Beckett. Dito na nagdesisyon ang bida na dumalo sa Brethren Court at pinuntahan na nila ang sapa ng isla upang makakuha ng tubig. Subalit biglang tinutukan sila ng baril ni na Tai Huang at dumating sa lugar ang barko ni na Sao Feng na ang Empress. Puwersahang binalik ng grupo ni Huang sina Jack sa Black Pearl at binunyag ni Will na nakipagkasundo siya kay Feng upang makuha ang barkong yon at mapalaya ang ama niya. Hindi nagtagal ay dumating rin sa lugar ang barko ni na Beckett na ang HMS Endeavor at si Captain Sao Feng ay agad na dinala si Jack sa kanila. Pagkatapos ay nag-offer sa kanya si Lord Beckett ng kasunduan na sabihin sa kanya ang mga impormasyon tungkol sa Brethren Court kapalit ng kalayaan niya at pagbaba ng kasunduan nila ni Jones. Pumayag naman ang bida kay Beckett at sinabihan na sasamahan niya siya papunta sa fortress na ang Shipwreck Cove kung saan gaganapin ang pagpupulong. Pagkatapos ay hihikayatin niya ang mga pirate lord na lumabas sa fortress upang matugis nila ang mga ito. Samantala si Feng ay hindi tumupad sa usapan nila ni Will at pinadakit niya siya upang maangkin ang Black Pearl, subalit sinabihan siya ni Mercer na ang barko ay pagmamay-ari na ng kumpanya nila. Inis na nasabi ni Sao Feng kay Barbossa na ang mga pirata ay magagapinan ni na Beckett dahil nasa kanila na ang Flying Dutchman at ang Black Pearl. Dito na binunyag sa kanya ni Barbossa na isa sa crew niya ang goddess na si Calypso na natrap sa katawan ng tao. Pero magagawa nilang mapakawalan siya gamit ang siyam na pieces of eight ng Brethren Court at gamit ang kapangyarihan ng goddess ay magagapi nila ang buong puwersa ng EITC. Si Feng naman ay naisipang putulin na ang pakikipag-isa kina Beckett kung isasama ni Barbossa sa kanila si Elizabeth. Agad na sumang-ayon sina Barbossa at Elizabeth kay Sao Feng upang makalaya sila sa EITC. Pagkatapos ay kasama ang babae ay hinayaan ni Feng na makatakas ang Black Pearl at gamit ang mga konyon ni na Captain Barbossa ay inatake nila ang barko ni Lord Beckett. Kinalaban nila ang mga sundalo ng East India Trading Company na nakasampa sa Black Pearl at si Mercer ay nagmadaling tumalon sa dagat. Si Captain Jack naman ay pinasabog ang konyon ni na Beckett upang mawasak ang poste nila at makabalik siya sa Black Pearl. Nang planong sundan ni Lord Beckett sina Jack ay biglang bumagsak ang malaking poste ng layag nila. Pagsapit ng gabi ay kaya pala dinala ni Sao Feng si Elizabeth sa kanilang barko ay dahil inakala niyang siya si Calypso at hinayaan lang siya ng babae sa akala niya. Subalit mula sa utos ni Beckett ay agad na inatake ng Flying Dutchman ni Captain David Jones at ng mga sundalo ng EITC ang Empress Ship ni Feng. Malubhang natarak kay Sao Feng ang malaking debris ng barko at bago siya bawian ng buhay ay ginawa niyang kapitan ng Empress si Elizabeth. Pagkatapos ay binigay sa babae ang kanyang piece of eight. Kalaunan ay nadakip sina Elizabeth ng mga sundalo at ang lahat ng crew ng Empress Ship. Nang nakaharap ng babae si Admiral Norrington ay labis na nagalit siya rito dahil sa pag-anib niya sa mga kalaban nila. Habang hila ng Flying Dutchman ang Empress ay kinulong sina Elizabeth sa mababang palapag ng barko at nakita niya sa selda ang ama ni Will na si Bootstrap Bill Turner na nakakulong rin roon. Narealize ni Bill na si Elizabeth ang kasintahan ng anak niya at malamang ay mas pipiliin itong iligtas siya kaysa sa kanya. Ngunit pagbalik ni Bootstrap sa kanyang pwesto ay biglang hindi na niya naalala ang mga nasabi niya sa babae. Sa sunod na araw ay nakakita sina Beckett ng labi ng isang lalaki sa karagatan at may dalang bote na naglalaman ng logo ng kumpanya nila. Napansin ni Beckett na marami pa nito sa karagatan at narealize niyang galing ang mga katawan sa isang traidor na crew ng Black Pearl upang masundan nila sila papunta sa lokasyon ng Shipwreck Cove. Kinagabihan ay napagdesisyonan ni Admiral Norrington na tulungan sina Elizabeth na makatakas sa Flying Dutchman. Agad na gumapang ang mga crew sa mga lubid upang makabalik sa Empress Ship. Bago umalis ay sinabihan naman niya ang babae na huwag pumunta sa Shipwreck Cove dahil nabalitaan niyang may traidor sa kanila na pumanig kina Beckett. Kalaunan si Bootstrap ay napansin sina Norrington pero agad na binaril niya ang lubid ng Empress Ship. Subalit si Bootstrap na ang tanging naaalala lang ay dapat ay walang aalis sa barko ay biglang sinaksak ang Admiral na agad na kinamatay niya. Sa sunod na eksena ay makikitang si Will pala ang naghuhulog ng mga katawan sa karagatan.
Agad na napansin siya ni Captain Jack at sinabihan na maling estratehiya ang ginagawa niya. Pagkatapos ay binunyag ng bida sa lalaki na plano niyang saksakin ang puso ni Jones upang siya na ang maging kapitan ng Flying Dutchman, nang sa gayon ay parehong maligtas ni Will ang ama niya at si Elizabeth mula kina Davy Jones at Beckett. Pagkatapos ay binigay ni Jack sa lalaki ang kompas niya at mabilis na hinulog sa Black Pearl upang makuha siya nina Beckett sa karagatan habang nakakapit sa bariles. Maya-maya ay pinatawag ni Lord Beckett si Jones habang umiinom siya ng tsaa kasama si Will. Ang lalaki naman ay binalita kay Jones ang pagligtas nila kay Jack mula sa locker na labis na kinagalit niya. Pero si Beckett ay tinanong siya kung anong nalalaman niya tungkol kay Calypso. Pinaliwanag ng kapitan na ito ay isang goddess na mahilig magbigay ng sumpa sa mga tao. Nang nalaman niya kay Will na planong pakawalan ng Brethren Court si Calypso ay labis na kinagalit niya rin ito at binunyag na siya ang nagturo sa unang Brethren kung paano ikulong ang goddess sa katawan ng tao. Si Will naman ay sinabi kina Lord Beckett at Davy Jones na si Calypso ay nasa Black Pearl. Pagkatapos ay nakipagkasundo siya sa dalawa na pakawalan ng ama niya at ibigay ang kalayaan nilang tatlo nina Elizabeth. Kapalit nito ay tutulungan niya sila na makapunta sa Shipwreck Cove gamit ang kompas. Kinabukasan ay nakarating na sina Jack sa Shipwreck Island at dito binunyag ni Barbosa na alam niyang si Tia Dalma ang goddess na si Calypso, upang makasigurado siyang hindi makakatakas ang babae bago nila mapalaya ang goddess sa katawan niya ay pinakulong siya ng kapitan sa lower deck ng barko. Maya-maya ay nakapasok na ang Black Pearl sa loob ng Shipwreck Cove at nakita nila roon ang Shipwreck City na may napakaraming wasak na mga barko. Agad na pinasimula ni Barbosa ang Brethren Court at sinabihan ng mga kapwa niya Pirate Lords na tipunin ang lahat ng kanilang mga pieces of 8. Si Ragetti ay binigay ang kahoy na mata niya dahil ito pala ang piece of 8 ni Barbosa. Pero si Jack ay hindi binigay ang kanyang piece of 8 at sinabing hihintayin muna niya si Selfeng na dumalo sa meeting. Bigla namang nagpakita sina Elizabeth sa court at sinabing siya raw ang pinalit ni Feng na kapitan ng Empress Ship bago ito masawi mula sa Flying Dutchman. Pinaliwanag niya sa Brethren na may traidor na nagbunyag ng lokasyon ng Shipwreck Cove at papunta na roon sina Davy Jones pati na ang hukbo ni Lord Beckett. Gayunpaman ay dapat na harapin nila sila at labanan. Ngunit tinawanan lang siya ng mga Pirate Lord dahil ang lugar na yun raw ay isang napakatibay na fortress. Si Captain Barbosa naman ay minungkahi sa Brethren na pakawalan ang goddess na si Calypso upang magamit nila ang kapangyarihan nito laban kina Beckett. Marami sa mga Pirate Lord ang tumanggi sa plano ni Barbosa pero may ilan sa kanila na sumang-ayon sa kanya at nagdahilan ito ng pagtatalo ng Brethren hanggang sa nagsimula na silang magkagulo at mag-away-away sa court. Maya-maya ay nagpaputok ng baril si Barbosa upang tumigil ang kaguluhan roon at si Captain Jack ay pinaliwanag na kapag nanatili sila ng ilang buwan sa Shipwreck Cove bilang depensa sa mga atake ng EITC ay kalaunan ay sila naman ang magpapatayan rito. Kung papakawalan naman nila si Calypso ay malamang ay hindi ito papanig sa kanila kaya't ang pinakamainam na dapat nilang gawin ay sumabak sa gera laban kina Beckett at sa Flying Dutchman. Ngunit si Barbosa ay sinabing ang Pirate King lang ang makakapagdeklara ng gera ng Brethren Court ayon sa code nila. Pagkatapos ay pinatawag niya ang ama ni Jack na si Captain Tig na ang tagapagtabi ng libro ng mga Pirate Codes. Gamit ang libro ay kinumpirma ni Tig na tama ang sinasabi ni Barbosa. Ilang saglit dahil walang naging Pirate King sa kanila mula pa noong unang Brethren Court ay agad na nagpatawag ng botohan si Jack kung sino sa kanila ang dapat na maging Pirate King. Ang bawat Pirate Lord ay binoto ang mga sarili nila maliban sa bida na ang binoto ay si Elizabeth. Kahit patuto lang Brethren sa naging resulta ay napilitan silang tanggapin ang babae bilang ang kanilang Pirate King. Agad na sumang-ayon si Elizabeth sa bagong posisyon niya at nagdeklara ng gera laban kina Beckett at Jones. Kinaumagahan ay hinanda na ng siyam na Pirate Lords ang mga barko nila sa tapat ng Shipwreck Island subalit nakita nila sa di kalayuan ang napakaraming barko ng East India Trading Company Armada. Kalaunan si Jack kasama sina Elizabeth at Barbosa ay hinarap sa isang maliit na isla sina Beckett, Will at Jones. Dito binunyag ni Lord Beckett ang lihim na kasunduan nila ni Jack at siya rin ang dahilan kung bakit napunta sa panig nila si Will. Si Jones naman ay nais pa rin ipagpatuloy ang kasunduan nila ni Jack na maging crew ng barko niya ng 100 taon. Ilang saglit ay naisipan ni Elizabeth na ibigay kina Beckett si Jack kapalit ni Will na sinang-ayunan ng bida. Ngunit tumanggi sa kanya si Barbosa at mabilis na nahiwa ang piece of 8 ni Jack na agad na kinuha ng alaga niyang unggoy. Gayunpaman ay napunta pa rin ang bida kina Davy Jones at ang babae ay sinabi kay Beckett na dahil pinatay niya ang kanyang ama ay matapang nalalaban sila sa kanila. Pero pagbalik sa Black Pearl ay pinadakip ni Barbosa sina Elizabeth at Will pagkatapos ay pinalabas niya sa kulungan si Tia Dalma. Dahil si Calypso lang raw ang tanging makakatulong na mapanalo ang gera nila.
Kinuha ng kapitan ang pendant ni Elizabeth at gamit ang lahat ng piece of 8 na nakolekta nila ay binigkas niya ang mga kataga na makakapagpalaya sa goddess mula sa katawan ni Tia Dalma. Binunyag naman ni Will sa babae na si Jones ang nagturo sa Brethren na makulong siya sa katawan na yun. Dito na unti-unting nakalaya ang diyosa ng karagatan na si Calypso at ginawang higante ang kanyang katawan. Agad na sinabi ni Barbosa sa goddess na ngayong natupad na niya ang kanyang pangako na mapalaya siya ay hiniling niya rito na tapusin ang lahat ng mga kalaban nila upang maligtas siya at ang kanyang mga crew. Subalit galit na nagbigkas si Calypso ng incantation at biglang naging alimango ang buong katawan niya na mabilis na kumalat sa Black Pearl at nahulog ang mga ito sa karagatan. Dito na nawala ng pag-asa si Barbosa pero si Elizabeth ay hindi pa rin sumuko at sinabihan ng mga crew na itaas ang kanilang bandera at nagtaasan rin ng bandera ang barko ng lahat ng mga pirate lords. Nang magsisimula na ang magkabilang panig sa gera nila ay malakas na pinaulan ng si Goddess ang kalangitan at lumikha siya ng dambuhalang maelstrom o whirlpool sa gitna ng karagatan. Subalit ang Flying Dutchman ni Captain Davy Jones ay matapang na sumugod pa rin palapit sa higanteng maelstrom upang masugod ang Black Pearl na pilit na nilalayag ni na Barbosa palayo roon. Pagkatapos ay inatake nila sila gamit ang kanilang mga kanyon at sina Elizabeth ay sinabihan ng mga crew na atakihin rin ang barko ng mga kalaban ng mga kanyon nila. Galit na nakipagpalitan ng putok sina Davy Jones sa Black Pearl habang mas napapalapit ang mga barko nila sa napakalaking maelstrom ni Calypso sa karagatan. Samantala si Jack na nakakulong sa lower deck ng Flying Dutchman ay nagkaroon uli ng hallucination pero kalaunan ay nakaisip siya ng paraan kung paano makakatakas sa selda niya. Habang patuloy na nakikipagpalitan ng putok sina Captain Barbosa laban sa barko ni na Davy Jones ay pumunta si Jack sa chamber kung nasaan ang baul upang kunin ang mga kagamitan niya. Pero nagtanong si Jack sa mga bantay na sina Murtaugh at Mulroy na bakit sila nananatili roon kung maaari naman silang magpunta sa ibang lugar. Dito na nagtalo uli ang dalawa at ang bida ay sinamantala ang pagkakataon na yon upang palihim na makuha ang dead man's chest sa chamber. Kalaunan ng Flying Dutchman ay nagtamo ng matinding pinsala mula sa Black Pearl na kinabagsak ng karamihan sa mga sundalo ng EITC sa barko. Pagkatapos ay mabilis na ginapos ni Jones si Mercer ng mga galamay niya upang tapusin siya at makuha ang susi ng baul. Maya-maya nang mas lalong nagkalapit ang Flying Dutchman at ang Black Pearl sa gitna ng maelstrom ay sumugod ang mga sinumpang crew ni Davy Jones sa barko ni na Will pero matapang na nakipagsagupaan ang mga kasamahan nila sa mga kalaban. Ilang saglit si Jack ay nakita ni Jones na dala ang baul pero mabilis na ginamit niya ang lubid ng barko upang makalayo sa kanila at makapunta sa taas. Ngunit agad na napuntahan siya roon ni Captain Davy Jones at nakipaglaban ito ng espadahan sa kanya upang makuha ang dead man's chest. Sa sunod na eksena sina Will habang nakikipaglaban sa mga sinumpang crew ng Flying Dutchman ay naisipang tanungin si Elizabeth kung nais niyang magpakasal sa kanya dahil maaaring yun lang ang tanging pagkakataon nila na makasal. Kahit naman nag-aalinlangan ang babae ay pumayag siya kay Will at nakiusap kay Captain Barbosa na ikasal sila. Kahit pa sa kasalukuyan na yun ay nakikipaglaban rin ang kapitan sa mga tauhan ni Davy Jones at sa mga sundalo ng EITC ay sumang-ayon siyang ikasal ang magkasintahan. Nagsumpaan sina Elizabeth at Will na magsasama habang nabubuhay at agad na diniklara ni Barbosa ang pag-iisang dibdib nila. Pagkatapos ay nagkahalikan silang dalawa sa gitna ng Black Pearl. Samantala ang dalawang kapitan ay patuloy na naglalaban pa rin sa taas at kalaunan ay nagawang maputol ni Jack ang galamay ni Jones na hawak ang susi. Ilang saglit ay naggabanggaan ang mga layag ng dalawang barko at ang bida ay kamuntikan ng mahulog mula sa taas. Malakas na hinagis ni John si Jack pero nakakapit siya sa lubid ng isang crew at agad na hinulog niya ito upang mabilis na mabaril ang kamay ng kalaban. Maya-maya si Will ay matapang na tumalon papunta sa Flying Dutchman at nakita niya sa daan ang baul ngunit biglang inatake siya ni Bootstrap Bill dahil hindi na siya naaalala nito. Pagbaba naman ng deck ni Jones ay hinarap siya ni Jack upang ipagpatuloy ang laban nila subalit malakas na napatalsik siya nito. Sa kasalukuyan na yun si Will na habang inaatake ni Bootstrap ay pinipilit niya sa ama na ipaalala kung sino siya. Ilang saglit si Elizabeth ay pinuntahan ang kasintahan niya sa Flying Dutchman ngunit nakaharap niya roon si Jones. Matapang na nakipaglaban siya sa kanya ng espadahan ngunit agad na napabagsak rin siya ng kapitan. Maya-maya si Will na nagawang matanggal ang espada ng ama ay napagdesisyon ng hindi siya tapusin at mabilis na sinaksak si Jones sa likod. Ngunit wala itong talab sa kalaban at kalaunan ay napatalsik siya nito. Si Jack naman na nakita ang susi sa daan ay agad na binantaan si Jones na sasaksakin ang puso niya. Ngunit walang awang sinaksak ng kapitan ang lalaki.
Kalaunan ay naalala na ni Bootstrap si Will mula sa patalim na binigay niya sa kanya at galit na inatake ang kanyang kapitan. Pero si Jack ay naisipang ipasaksak sa kamay ni Will ang puso at sa wakas ay napabagsak na nila si Captain Davy Jones. Sa sunod na eksena si Barbossa ay pinatanggal ang gapos ng layag nila sa Flying Dutchman bago pa sila mahila pababa ng Maelstrom. Kalaunan sina Murtaugh at Mulroy ay nagawang makasampa sa Black Pearl bago makalayo roon ang barko. Sa sunod na eksena sina Jack at Elizabeth ay ginamit ang maliit na layag ng Flying Dutchman upang makatakas sila roon. Habang nag-aagaw buhay si Will ay nilapitan siya nina Bootstrap at ng mga crew ng barko at sinaksak ang puso niya upang gawing bagong kapitan nila. Ilang saglit ay nilamo na ng dambuhalang Maelstrom ang Flying Dutchman at nang nagliwanag na ang kalangitan ay nakabalik na sina Jack sa Black Pearl. Ngunit nakita nilang nandoon pa rin ang buong armada ng East India Trading Company at pinag-utos ni Lord Beckett na isugod ang Endeavor ship nila kina Jack. Pero maya-maya ay biglang lumitaw sa ilalim ng karagatan ang Flying Dutchman na si Will na ang bagong kapitan at ang lahat ng mga crew rito ay bumalik na sa dating anyo kabilang na ang kanyang ama. Labis na kinatuwa iyon nina Jack at ang dalawang barko ay sabay na sinugod ang Endeavor ship ni Lord Beckett. Pinwesto nina Captain Will at Captain Jack ang mga barko nila sa magkabilang gilid ng HMS Endeavor. Si Beckett naman na labis na nagulat at natakot sa dalawa ay hindi magawang makapagbigay ng utos sa mga tauhan niya habang inaatake sila ng Flying Dutchman at ng Black Pearl. Walang humpay na pinasabugan nina Jack at Will ang magkabilang parte ng malaking ship ng mga kalaban at ang mga sundalo ng EITC ay napilitang tumalo na lang sa barko nila. Hindi nagtagal ay sumabog na ang Endeavor at nang nasabugan si Lord Beckett ay malakas na tumalsik ang katawan niya sa dagat na wala ng buhay at nakahiga sa kanilang watawat. Sa patuloy na pagsabog ng barko ay nagtagumpay sina Will at Jack na mapalubog ito sa karagatan. Kalaunan ay labis na natuwa ang mga crew ng Black Pearl nang makita nilang umatras na ang armada ng East India Trading Company. Sina Murtaugh at Mulroy naman ay napagdesisyon ng maging crew ng Black Pearl, maging ang iba pang mga pirate lords ay nagdiwang sa katagumpayan nila. Maya-maya ay malungkot na nagpaalam na si Elizabeth sa mga crew at kay Captain Jack. Habang si Will ay pinalaya na ang mga crew niya pati ang kanyang ama pero napagdesisyon na ni Bootstrap na manatili sa barko kasama siya. Sa sunod na eksena ay nagkita sina Elizabeth at Will sa kalapit na isla at nakiusap ang lalaki sa asawa niya na itabi ang kanyang puso. Pagkatapos ay nagpaalam na siya kay Elizabeth at sakay ng Flying Dutchman ay naglayag siya papunta sa kabilang buhay. Sa sunod na araw ay pumunta si Jack sa Tortuga at inaya sina Giselle at Scarlett na sumakay sa Black Pearl. Ngunit napansin ng bida na wala na sa daungan ang barko at isang bangka na lang ang nandoon. Lumalabas na nagsagawa pala uli ng mutiny si Barbossa laban kay Jack at iniwanan nila sila ni Gibbs sa isla ng Tortuga. Pero napansin ng kapitan na kinuha pala ng tusong si Jack ang navigational chart. Maya-maya ang bida ay nagsimulang maglayag sa karagatan ng mag-isa at gamit ang chart ay naisipan niyang pumunta sa Fountain of Youth. Sa post-credit scene, makalipas ang 10 taon si Elizabeth kasama ang anak niyang si Henry ay naghintay sa gilid ng Port Royal. Kalaunan ay nakita nila sa di kalayuan si Will na sakay ng Flying Dutchman. Dito na nagwawakas ang ikatlong pelikula at susunod na ang Pirates of the Caribbean on Stranger Tides. Isang gabi sa karagatan ng Spain ay napansin ng mga mangingisda na may bangkay ng tao na napasama sa lambat nila ngunit biglang bumangon ito. Nagmadaling dinala ng dalawang mangingisda ang naghihingalong lalaki sa Spanish Royal Palace at hinarap kay King Ferdinand. Binigay nito sa hari ang logbook na galing raw kay Ponce de Leon at pinaliwanag ng mga mangingisda na kinuwento raw sa kanila ng lalaki na dati itong crew ng barko ni Ponce de Leon 200 taon na ang nakakalipas upang hanapin ang Fountain of Youth. Ang assistant naman ni King Ferdinand na si Spaniard ay agad na inatasan niya na hanapin ang fountain. Sa sunod na eksena sa London, England ay ginanap ang trial para sa notorious na pirata na si Captain Jack Sparrow ngunit inakala nilang ito ay si Joshami Gibbs. Kalaunan ay pumasok sa trial court si Captain Jack na nakadisguise na isang Justice Smith. Kahit nais ng karamihan na bitayin si Gibbs ay agad na hinusgahan ni Jack ang lalaki ng habang buhay na pagkakakulong. Pagkatapos ay tinanggal ng bida ang suot niya at sinakay ang kaibigan sa wago na ang binayaran niyang kutsero ay isa ring pirata. Dito sinabi ni Gibbs kay Jack na sa Captain's Daughter pub ng London ay may isang impostor niya na nagre-recruit ng mga crew para sa barko nito. Napag-usapan pa nila ang tungkol sa paghahanap ng bida sa Fountain of Youth gamit ang navigational map pero tinigil na niya raw hanapin ito. Subalit maya-maya pagbaba ng wagon ay labis na nagulat ang dalawa na makitang pinalibutan sila ng mga Royal Guard habang nasa tapat ng St. James Palace.
Ang mga ito ay binayaran pala ang kutsero at agad na dinakip nila ang dalawa. Ilang saglit ay hinarap ng mga bantay si Captain Jack kay King George II habang nakagapos ang mga kamay niya. Pinatanggal naman ng hari ang mga pusa sa bida at inatasan niya siya na gabayan ang kanyang mga tauhan sa ekspedisyon nila papunta sa Fountain of Youth bago pa sila maunahan ng mga Spanish. Pumayag si Jack kay King George, subalit binunyag nito na ang magiging kapitan ng ekspedisyon ay ang kanyang privateer na si Captain Hector Barbosa. Laking gulat na makita ito ni Jack roon at tinanong kung anong nangyari sa Black Pearl. Pinaliwanag ni Barbosa na lumubog na ang barko na kinaputol pa ng kaliwang paa niya. Nang nagpaplano na ang hari at si Barbosa sa kanilang ekspedisyon ay mabilis na inatake ni Captain Jack ang mga Royal Guard sa paligid. Pagkatapos ay kumapit siya sa lubid upang makasabit sa chandelier at makapunta sa mas mataas na palapag ng palasyo. Nagawa naman niyang makakapit sa mga banderita sa labas at nang pinutol ito ng isang bantay ay bumagsak siya sa napadaang karuahe. Patuloy na hinabol pa rin si Jack ng mga Royal Guard sa kalsada at nagmadali siyang tumalon sa iba't ibang karuahe hanggang sa napunta siya sa kalesa na may dalang mga uling. Puwersahang pinatakbo niya ang kalesa at biglang nagliyab ito nang pinagbabaril siya ng mga tauhan ni King George. Kalaunan ay nahulog ang mga nasusunog na uling sa daan at ang mga kabayo ng mga Royal Guard ay hindi nakadaan rito. Hindi nagtagal ay nakakapit si Jack sa signage ng Captain's Daughter Pub at nalagpasan na siya ng mga humahabol sa kanya. May isa pang Royal Guard na babaril sa likod ni Jack pero mabilis na binaril ito ng kanyang ama na si Captain Teague. Uminom silang dalawa sa loob ng pub at nabalitaan raw ni Teague ang planong pagpunta ng anak sa Fountain of Youth. Sinabi niya kay Jack na ang ritual sa fountain ay nangangailangan ng dalawang pilak na collis mula sa barko ni Ponce de Leon. Nang nasabi ni Jack na kailangan niya ng barko upang makapunta sa fountain ay tinuro ng ama ang grupo ni na Scrum na nagre-recruit ng mga crew para sa kanilang ship at biglang nawala na siya sa pub. Ilang saglit ay nalaman ng bida kay Scrum na ang kanilang kapitan na si Jack Sparrow raw ang nagre-recruit para sa paglalakbay nila. Ngunit ang mga ito ay pinagkamalan siyang impostor at pinagtawanan. Pero nang nakita niya sa di kalayuan ng isang lalaki na may anino na katulad sa suot niya ay nagmadaling pinuntahan niya ito sa storage room ng pub. Agad na nakipaglaban ng espadahan si Captain Jack sa kanyang impostor ngunit napansin niyang kasing galing niya ito gumamit ng espada at parehong-pareho pa sila ng mga galaw. Gayunpaman ay hindi sumuko ang bida na makipaglaban sa kanyang misteryosong impostor at binigay niya ang buong galing sa pakikipaglaban rito. Pero matapos ang mahabang sagupaan nila ay hindi nagtagal ay napansin ni Jack na ang impostor ay ang dati niyang kasintahan na si Angelica. Subalit biglang sumugod sa storage room ng pub ang napakaraming Royal Guard ni King George. Ang dalawa ay matapang na nakipaglaban sa mga ito habang binubutas nila ang mga bariles ng wine sa paligid. Pagkatapos ay tumalon sila sa sekretong buta sa sahig at lumangoy papunta sa kabilang parte ng syudad upang makatakas sa mga Royal Guard. Ngunit mabilis na inatake si Jack ng dart na may pangpatulog ng isang tauhan ni Angelica na si Gunner. Samantala si Gibbs ay puwersahang pinapunta ni Barbosa sa execution courtyard. Pagkatapos ay tinakot niya ang lalaki na ibibigti roon kapag wala siyang binigay na kahit anong bagay na makakatulong sa kanila na mahanap ang Fountain of Youth. Nakuha pala ni Gibbs kay Jack ang chart at mabilis na sinunog niya ito gamit ang lampara roon. Pinaliwanag ng lalaki na pinag-aralan niya ang lahat ng ruta at destinasyon sa navigational chart na yon at nagawa na niyang ma-memorize. Dahil rito ay napagdesisyonan ni Barbosa na hindi patayin si Gibbs bagkus ay isasama nila siya sa paglalayag nila. Makalipas ang ilang araw sakay ng HMS Providence ship ay nagsimula na ang kapitan sa kanilang ekspedisyon kasama si Gibbs at ang mga Royal Marines ni Lieutenant Rhodes. Tiniyak naman ng lalaki kay Barbosa na tama ang tinatahak nilang direksyon at tinuro pa niya ang mga barko ng mga Spanish sa di kalayuan na patungo rin sa lokasyon ng Fountain of Youth. Samantala ang bida ay labis na nagulat na makitang nakasakay na siya sa Queen Anne's Revenge ship ni Captain Blackbeard. Napansin pa niyang limang araw na siyang nakasakay sa barko na yon habang nagtatrabaho bilang regular na crew. Pinaliwanag naman sa kanya ni Scrum na ang mga ship officer roon ay ginawang zombie ni Blackbeard. Nang nakakita si Jack ng isang lalaki na nakagapo sa poste ng layag ay sinabi ni Scrum na ito ay si Philip na isang religious missionary na nabihag ng kapitan nung ni-raid nila ang barko nito. Nalaman pa ni Jack na ang kanang kamay ng kapitan ay si Angelica at galit na hinarap niya ang babae dahil sa pagpunta nito sa kanya roon. Pinaliwanag ni Angelica na napaniwala niya si Blackbeard na siya ang nawawala nitong anak. Nais niya raw mahanap ang Fountain of Youth dahil sa propesiya ng crew ng barko na si Quartermaster na mamamatay si Blackbeard mula sa kamay ng One-Legged Man o ni Hector Barbosa. Pagsapit ng gabi ay tinipo ni Jack ang karamihan sa mga crew upang magsagawa sila ng mutiny.
dahil hindi sinabi sa kanila na tutungo pala sila sa Fountain of Youth na malamang ay ikamamatay nilang lahat kaya't kailangan nilang makuha ang barko. Kahit pa ni isa sa mga crew ay walang nakakita o nakausap man lang kay Captain Blackbeard ay matapang na umatake silang lahat sa mga zombified crew ng Queen Anne's Revenge. Habang si Jack ay mabilis na nilock si Angelica sa silid nito, pagkatapos ay tumulong ang bida na makipaglaban sa mga tauhang zombie ni Blackbeard at pinakawalan ang missionary na si Philip sa gapos niya. Si Angelica naman ay nagawang makalabas ng kanyang silid at agad na nakipaglaban ng ispadahan sa mga kasamahan ni Jack upang pigilan sila. Pero dahil sa magaling na pangunguna ni Jack sa mga crew at sa patuloy na pakikipaglaban nilang lahat ng buong lakas ay nagawa nilang magapos sina Angelica at ang mga zombified crew ng barko. Subalit agad na natapos ang katagumpayan nila nang biglang lumabas si Captain Blackbeard sa cabin niya at gamit ang kanyang Triton Sword ay kinontrol ng kapitan ang mga layag ng Queen Anne's Revenge. Pagkatapos ay kinontrol rin ni Blackbeard ang mga lubid ng ship upang igapos ang lahat ng mga crew na sumali sa mutiny ni Jack. Bilang parusa ay pumili si Blackbeard ng isang miyembro ng mutiny na mamamangka palayo ng barko at mabilis na sinunog niya ito gamit ang Great Fire ng Queen Anne's Revenge. Maya-maya ang kapitan ay puwersahang pinunta si Jack sa kanyang cabin at binunyag niya sa bida na kailangang matunto niya ang Fountain of Youth bago magkatotoo ang propesiya ng pagkamatay niya. Sinubukan namang balaan ni Jack ang kapitan na hindi niya anak si Angelica pero hindi siya pinaniwalaan ito at biglang pumasok sa cabin ng babae. Kalaunan ay sinimulang torture ni Blackbeard ang bida gamit ang ginawa niyang voodoo doll at binantaan siya na tatapusin kung hindi niya sila tutulungan na mahanap ang fountain. Kinabukasan ng gabi ay inaya ni Jack si Angelica na uminom ng alak at sumayaw habang tumutugtog si Scrum ng gitara para sa kanila. Nang nagsimula silang sumayaw ay tinanong ng bida ang babae kung anong nalalaman niya sa ritual ng fountain. Pinaliwanag nito na ang ritual ay nangangailangan ng dalawang pilak na kalis ni Ponce de Leon, ng tubig sa Fountain of Youth at ng luha ng isang sirena. Kung sinong makakainom ng kalis na may luha ng sirena ay makukuha ang buhay ng iinom ng kalis na may tubig ng fountain. Dahil sa nalaman ni Jack ay tila nawala na siya ng interes na hanapin ang fountain pero ang babae ay pinasok siya sa cabin ni Blackbeard habang wala roon ang kapitan. Pagkatapos ay pinakita ni Angelica sa bida ang cabinet ni Blackbeard na puno ng mga pinaliit na barko na nasa loob ng mga bote at isa na rito ang Black Pearl. Mabibigay raw ito ng babae sa kanya bilang kabayaran dahil kailangan niyang maligtas ang kapitan mula sa kapahamakan sapagkat siya talaga ang anak niya. Maya-maya ay nakarating ang grupo ni na Blackbeard sa isla ng Whitecap Bay upang humuli ng sirena. Umakyat sila sa lumang lighthouse ng isla at gamit ang makina ng gusali ay pinaliyab nila ang ilaw nito upang mailawan ang mga crew na nakasakay sa bangka. Agad na napansin ng mga ito na ginawa silang pain ng kapitan upang makahuli ng mermaid sa isla. Si Gunner naman ay pinakanta sina Scrum upang lumapit ang mga sirena sa bangka nila. Hindi nagtagal sa paghihintay ng grupo ay may isang mermaid na lumapit sa kanila at kinanta rin ang kinakanta nina Scrum. Pagkatapos ay naglapitan sa bangka ang maraming sirena at nang sinubukang halikan ng lalaki ang nilalang ay pinakita nito ang tunay na anyo niya. Dito na nagsimulang umatake ang mga mermaid sa grupo nina Scrum upang lunurin sila sa dagat at kainin pero buong tapang na kinalaban nila ang mga ito. Agad na binutas ng mga sirena ang bangka ng grupo at nagawang mapunta ng mga ito sa ilalim ng dagat ang ilan sa kanila. Ang ibang mga crew naman sa kabilang bangka ay nagpasabog sa tubig ng maraming mga bariles na puno ng mga pulbura subalit mabilis na inatake rin sila ng mga sirena bago nila mapasabog ang huling bariles. Ilang saglit si Blackbeard ay kinontrol ang barko niya upang atakihin ng Greek Fire ang mga nilalang sa dagat habang ang mga crew sa pangpang ay hinanda ang kanilang mga lambat. Ngunit ang mga mermaid mula sa di kalayuan ay mabilis na hinila isa-isa ang mga tauhan ng kapitan papunta sa ilalim ng dagat. Hindi nagtagal ay mas marami pang sirena ang biglang sumugod sa buong grupo nina Captain Blackbeard at si Jack ay naisipang tumakbo pabalik sa lighthouse. Pagkatapos ay sinira niya ang tangke ng langis ng makina upang malakas na pasabugin ito at nagmadaling tumalon siya sa dagat. Dahil rito ay agad na lumangoy palayo ng isla ang mga sirena at sina Philip ay nagawang makapunta sa pangpang. Nang may humila sa kanyang sirena ay biglang nabagsakan ito ng mga debris. Agad na sinaksak niya ang buntot ng nilalang bago ito makatakas at mabilis na hinuli ng lambat ng mga tauhan ni Captain Blackbeard ang sirena. Maya-maya sina Barbosa ay nakarating na rin sa Whitecap Bay at napansin nila roon ang mga bangkay ng mga mermaid at ng mga crew ni Blackbeard. Kalaunan ay nakita nilang unti-unting pinapabagsak ng napakaraming sirena ang kanilang Providence ship habang nakasakay rito ang karamihan sa mga crew. Pero si Barbosa ay sinabihan si Gibbs na ituro sa kanila ang sunod na direksyon na tatahakin nila.
Nang nasa kalagitnaan na sila ng paglalakad ay nakakuha ang kapitan ng makamandag na palaka at agad na nilagay niya ito sa garapon. Sa kasalukuyan na iyon, sina Captain Blackbeard ay pumunta sa isang misteryosong isla. Gamit ang kompas ni Jack ay tinahak nila ang kagubatan roon upang hanapin ang barko ni Ponce de Leon habang dala ni na Scrum ang sirena na nilagay nila sa salamin na kahon. Pero kalaunan ay napansin ni Philip na hindi makahinga ang nilalang sa kahon at agad na binuksan niya ito ng bahagya at inipit ang kanyang Biblia. Maya-maya nang nakarating ang grupo sa isang makitid na bangin ay kinuha ni Captain Blackbeard ang kompas ni Jack at sinabihan siya na tumalon roon. Dahil ayaw ni Blackbeard na umikot pa sila upang makalampas sa bangin, tumanggi ang bida sa kapitan pero si Quartermaster ay siniguradong hindi siya mamamatay nang hinulog nito ang voodoo doll niya kaya't agad na lumundag na si Jack sa bangin. Pagkatapos ay sinimulan niyang hanapin ang barko ni Ponce de Leon sa kabilang parte ng kagubatan. Ilang saglit ang mga crew ni Blackbeard ay aksidenteng nabasag ang salamin na kahon ng sirena at biglang naging mga paa ang buntot niya. Ngunit nang tinulungan siyang maglakad ni Philip ay hindi niya magawa. Dahil naman kailangan nilang agad na magpatuloy sa paglalakbay ay binuhat na lang ng lalaki ang sirena at pinangalanan niya siyang Serena. Pagsapit ng gabi ay nakarating ang grupo ni na Blackbeard sa lugar kung saan pinapaluhan ng mga manlalakbay ang mga nahuli nilang mermaid. Sinabihan niya si Serena na lumuha para sa kanila pero nagmatigas ito kaya't naisipan niyang torturing na lang ang nilalang upang lumuha. Nang galit na pinigilan si Blackbeard ni Philip ay napansin niyang in love ang lalaki kay Serena at maging ang mermaid ay ganun rin ang nararamdaman para kay Philip. Agad na binantaan niya ang mermaid na papatayin ang lalaki kung hindi siya luluha, subalit nang nagmatigas pa rin ito ay pinapatay ng kapitan kay Quartermaster ang misyonaryo. Dahil naman hindi pa rin lumuha ang mermaid nang makitang nakahandusay sa sahig si Philip ay iniwanan ni na Blackbeard ang dalawa sa lugar. Samantala si Jack ay nagawang matagpuan ang barko ni Ponce de Leon at nang pinasok niya ito ay nakita niya sa loob ang kalansay ng kapitan ngunit nandoon na pala si Captain Barbosa. Ilang saglit ay nakita ng dalawa sa ilalim ng kama ni Ponce de Leon ang kahon ng mga collies. Subalit nang binuksan nila ito ay mga bato na lang ang laman dahil ang mga Spanish ay naunahan na pala sila na makuha ang mga collies roon. Kalaunan ay mula sa mapa na hawak ng kalansay ay nalaman ni na Barbosa kung saan sa isla nagtayo ng camp ang mga Spanish. Maya-maya si Philip ay sinaksak lang pala ni Quartermaster ng dart na may pangpatulog at agad na tinulungan niyang kalagan si Serena sa gapos nito. Napaluha ang mermaid sa ginawa ng lalaki para sa kanya subalit mabilis na kinuha siya ng mga crew ni Blackbeard upang kolektahin ang patak ng luha niya. Pagkatapos ay iniwanan uli nila ang sirena sa lugar ng nakagapos, sa sunod na eksena sina Jack at Barbosa ay natagpuan na ang camp ng mga Spanish. Kasama naman si Gibbs at ang mga Royal Marines ay napagdesisyonan ng bida na makipagtulungan kina Barbosa upang makuha ang mga collies sa camp. Agad na sinugod ng palihim nina Barbosa at Jack ang camp at sinabi ng kapitan na ang laso ng makamandag na palaka ay nilagay niya sa kanyang espada. At kung sino mang mahiwan ito ay tiyak na mamamatay sa loob ng ilang minuto. Pagkatapos ay magaling na nakuha ng bida ang mga pilak na collies sa table ng tent at nang napansin sila ng mga Spanish crew ay buong lakas na kinalaban ng dalawa ang mga ito. Kalaunan ay nagtagumpay sina Jack at Barbosa na mapatumba ang karamihan sa mga kalaban sa paligid subalit biglang tinutukan sila ng mga baril ng mas maraming Spanish Marines. Maya-maya nang ginapos ang dalawa sa mga puno ay uminom sila ng alak mula sa kahoy na paa ni Barbosa. Dito na inamin ng kapitan na hindi lumubog ang Black Pearl kundi kinuha sa kanila. Nung inatake sila ni Blackbeard ay walang nagawa ang mga crew ni Barbosa dahil kinontrol ng kalaban ang Black Pearl upang tapusin sila kaya't napilitan siyang putulin ang kaliwang paa upang makatakas. Binunyag pa ni Barbosa na wala siyang interes sa fountain at ang nais lang niya ay makapaghiganti kay Blackbeard. Ilang saglit si Jack habang nakagapos ay naisipang umakyat sa puno at pagdating sa tuktok ay nakalag na ang tali niya. Pagkatapos ay nagtali siya ng buko at hinagis ito sa kabilang puno upang malakas na makatalon rito. Ang mga Spanish Marines naman ay agad na napansin ng pagtakas na ginagawa ni Jack, pero mabilis na hinarap niya ang mga ito at buong galing na kinalaban hanggang sa hindi nagtagal ay nagawa niyang magapos silang lahat sa kalapit na puno roon. Samantala si Lieutenant Groves ay nagmadaling tinanggalan ng gapos si Barbosa at si Jack ay natabi pala ang mga collies at agad na umalis na sila sa lugar. Kinaumagahan ay bumalik si Jack kina Captain Blackbeard na ang kasama lang ay si Gibbs at may hilang isang baboy kung saan nila tinali ang mga collies. Pagkatapos ay nakipagkasundo siya sa kapitan na ibalik sa kanya ang kompas at ibigay ang kalayaan ni Gibbs kundi ay papakawalan ng lalaki ang baboy at maaaring hindi nila mahuli ito. Agad na sumang-ayon si Blackbeard at binalik sa bida ang kanyang kompas at nang inabot ni Gibbs ang mga collies ay binigay ni Jack sa kaibigan ang kompas.
Maya-maya sa pagpapatuloy ng paghahanap nila sa Fountain of Youth ay napansin ni Jack na may mga umaangat na patak ng hamog malapit sa isang kuweba roon. Nagmadaling pumasok rito ang buong grupo ni na Captain Blackbeard upang hanapin ang fountain, ngunit sa paglalakad nila sa loob ay napunta sila sa dulo ng kuweba na wala ng ibang landas na matatahak. Naisipan naman ni Jack na basahin ang mga kataga na nakaukit sa dalawang kulis na Aqua de Vida, at ang tubig sa kuweba ay biglang gumapang papunta sa taas. Pagkatapos ay nagpatulong siya kay Scrum na maabot ang tubig sa taas at makikitang iyon pala ang pinto upang makapasok sa kuweba ng Fountain of Youth. Kalaunan ay pumasok na rin sa kuweba si Captain Blackbeard at si Angelica, pati na ang lahat ng mga crew nila. Pero biglang pumasok rin roon si Captain Barbossa at ang mga Royal Marines niya upang dakpin si Blackbeard at ang kanyang mga tauhan. Buong tapang na nakipagsagupaan si Barbossa kina Blackbeard dahil alam niyang malayo sa kuweba ang Queen Anne's Revenge ship nito. Ang kalaban naman ay inatasan ng mga crew niya na walang awang tapusin ang mga tauhan ni Barbossa, samantala si Jack ay nakipag-ispadahan kina Angelica at Scrum upang makuha sa kanila ang luha. Si Philip naman ay nagawang mahiwas sa tiyan ng isang kalaban at nagmadali siyang tumakbo palabas ng Fountain of Youth upang puntahan si Serena at Kalagan ng Gapos. Pero mabilis na sumisid ito sa ilalim ng tubig. Ilang saglit sa patuloy na pakikipaglaban ni Captain Barbossa kay Captain Blackbeard ay nagtagumpay itong mapabagsak siya. Pero biglang dumating rin sa kuweba ng Fountain of Youth ang napakaraming mga Spanish Marines na pinangungunahan ni Spaniard, at agad na pinalibutan nila ang buong lugar. Puwersahang pinakuha ng leader ang dalawang kulis kay Angelica, tinapakan niya ang mga ito at hinulog sa kalapit na lawa dahil Diyos lang raw ang maaaring makapagbigay ng walang hanggang buhay at hindi ang tubig roon. Pagkatapos ay sinabihan ng Spaniard ang mga tauhan niya na wasakin at pabagsakin ang buong templo ng Fountain of Youth sa kuweba. Ilang saglit ay mabilis na hiniwan ni Barbossa ang kamay ni Blackbeard at galit na sinaksak pa ito sa dibdib. Si Angelica naman ay nagmadaling hinugot ang espadang may laso ni Barbossa, subalit nahiwa rin ito ang palad niya. Samantala sina Quartermaster at Gunner ay matapang na nakipaglaban sa mga Spanish Marines, subalit biglang nabagsakan silang dalawa ng malaking poste ng templo. Kalaunan ay kinuha ni Captain Barbossa ang Triton Sword ni Blackbeard, pati na ang barko nito, at agad na sumunod sa kanya ang grupo ni na Scrum. Pagkatapos ay umalis na sa kuweba ang Spaniard at ang mga tauhan niya. Si Jack naman ay hinanap sa lawa ang mga kulis upang maligtas si Angelica mula sa kamandag, at ilang saglit ang mga ito ay inabot ni Serena sa kanya. Nagmadaling nilagyan ng bida ang mga kulis ng tubig mula sa fountain, at ang isa ay hinaluan niya ng luha ng mermaid. Pinainom niya sa babae ang kulis na may luha, subalit agad na ininom ito ni Blackbeard, at si Angelica na napagdesisyon ng isakripisyo ang sariling buhay upang maligtas ang ama ay ininom ang kulis na may tubig ng fountain. Pero sinabi sa kanila ni Jack na pinagpalit niya ang dalawa, at ang nainom ng babae ay ang kulis na may luha ni Serena. Ilang saglit ay gumaling ang sugat ni Angelica at ang tubig ng Fountain of Youth ay biglang pinalibutan ng buong katawan ni Captain Blackbeard. Habang umiikot ng napakabilis ng tubig sa kanya ay nawasak nito ang kanyang katawan hanggang sa bumagsak sa sahig ang kalansay ng kapitan. Sa sunod na eksena, si Jack ay dinala si Angelica sa Solified Beach at binigyan niya ito ng baril na may isang bala. Pagkatapos ay iniwanan niya siya ng mag-isa sa isla. Ilang saglit ay nakipagkita ang bida kay Gibbs, at kaya pala niya binigay ang kompas sa lalaki ay upang mahanap niya kung saan nakadaong ang barko ni Blackbeard. Nang sa gayon ay makuha niya roon ang bote na naglalaman ng Black Pearl at ang lahat ng mga bote na naglalaman ng iba't ibang barko ng mga pirata. Sa kasalukuyan na yun, si Captain Barbossa ay nakasakay na sa Queen Anne's Revenge, at gamit ang Triton Sword ay kinontrol niya ang mga tali at layag ng barko. Sinabihan naman niya sina Scrum na maglalayag sila papunta sa Tortuga. Samantala si Serena ay bumalik kay Philip, at dahil sa malaking sugat na natamo nito ay hinalikan niya siya at sinisid sa ilalim ng tubig upang mapagaling ang sugat ng lalaki. Sa post-credit scene ay biglang nakita ni Angelica sa pangpang ang voodoo doll ni Jack, at naisipan niyang gamitin ito laban sa bida. Dito na nagwawakas ang pelikula na ito, at susunod na ang huling parte ng series na ang Pirates of the Caribbean: Dead Men Tell No Tales. Ang batang si Henry Turner ay namangka sa karagatan, at gamit ang mga batong tinali niya sa paa ay sumisid siya papunta sa sinumpang barko na ang Flying Dutchman. Nang agad na umangat sa ibabaw ng dagat ang Flying Dutchman ay nagpakita sa bata ang ama niyang si Will Turner na ang kapitan ng barko. Ngunit nagalit siya kay Henry sa pagpunta niya roon at sinabihan ng anak na umuwi na.
Sumagot ang bata na nakaisip siya ng paraan upang mapalaya ang ama sa sumpa niya at sa Flying Dutchman at ito ay ang trident ni Poseidon. Hindi raw titigil si Henry na mahanap ito sa tulong ni Captain Jack Sparrow, subalit sinabihan siya ni Will na imposibleng matagpuan ang trident at tumigil na siyang umasta na isang pirata. Pagkatapos ay pinalubog ng kapitan ang Flying Dutchman pabalik sa ilalim at iniwan niya ang anak sa ibabaw ng karagatan. Makalipas ang 9 na taon, ang mga British Royal Navy sakay ng kanilang Monarch Warship ay hinahabol ang isang barko ng mga pirata. Si Henry naman na naging crew ng Monarch ay napansin na ang barkong hinahabol nila ay papunta sa kuweba ng Devil's Triangle. Nagmadaling sinabihan ng binatilyo si Captain Toms na plano ng mga pirata na ipasok ang barko nila sa Devil's Triangle na malamang ay ikakapahamak nilang lahat. Nang hindi pinaniwalaan si Henry ng kapitan ay matapang na tumakbo siya papunta sa manibela ng barko ngunit mabilis na napigilan siya ng mga Royal Marines. Pagkatapos ay pinunit ni Captain Toms ang uniforme niya at kinulong siya sa lower deck kung saan biglang nagkalat ang mga tinabi niyang wanted poster ni Captain Jack. Nagpatuloy na hinabol ng British Royal Navy ang barko ng mga pirata hanggang sa kalaunan ay sinundan nila ito papasok sa kuweba ng Devil's Triangle. Maya-maya ay nakita nila sa di kalayuan ang ghost ship na ang Silent Mary at napansin ng mga crew na wasak na ang barkong hinahabol nila. Dito na mabilis na sinugod ng mga bangkay na crew ng Silent Mary ang mga British Royal Navy ng Monarch at walang awang tinapos silang lahat ng mga ito maliban kay Henry. Ang kapitan naman ng ghost ship na si Salazar ay pinuntahan ng binatilyo sa lower deck at napansin niyang hinahanap nito si Jack. Pinaliwanag ni Captain Salazar kay Henry na sinumpa sila ng Devil's Triangle ng mahabang panahon ng dahil kay Jack at ang kompas niya ang paraan upang makatakas sila sa kuweba. Dahil naman sa kasabihan na ang mga bangkay ay hindi nakakapagsalaysay ng mga kwento ay inatasan niya ang binatilyo na sabihin kay Jack na balang araw ay makakaalis rin sila roon at papatayin nila siya. Sa sunod na eksena sa bayan ng St. Martin ay inanunsyo ni Mayor Dix ang pagbubukas ng bagong Royal Bank ng syudad nila na may pinakasecure na vault. Habang ang babaeng si Karina Smith na inakusahang mangkukulam dahil sa pagiging astronomer ay nagawang makatakas ng kanyang selda. Ilang saglit nang pinabuksan ni Mayor Dix ang vault ay nakita nila sa loob si Captain Jack Sparrow na natutulog kasama ang asawa ng mayor. Samantala sina Joshami Gibbs at ang iba pang crew ni Jack ay naghahanda ng nakawin ang vault sa bangko. Kalaunan ay malakas na hinila ng grupo ang vault gamit ang maraming kabayo nila ngunit pati ang buong Royal Bank ay nahila rin nina Gibbs at maging ang kapitan ay nahatak ng mga kabayo nang natali ang paa niya sa lubid. Agad na hinabol sila ng mga Royal Guard subalit sa patuloy na paghila ng mga crew sa bangko ay nahuhulog sa daan ang mga gold coins ng vault. Ilang saglit ay nagawang makaakyat ni Captain Jack sa bubong ng bangko. Nang biglang bumangga ito sa konkretong tulay ay hindi na nakahabol sa kanila ang mga Royal Guard at ang bida ay ligtas na nakatalon sa vault. Maliit na pabor lang mga Juan. Kung mahilig kayo sa mga ganitong Tagalog recap ay huwag niyong kalimutan na mag-subscribe sa channel natin dahil marami pa tayong a-upload na mga exciting na recap katulad nito. Pagkatapos ay nag-regroup sina Jack sa ginagawa nilang barko na ang Dying Gull subalit napansin ng kapitan na isang koy na lang ang natira sa vault. Nasabi naman ni Gibbs at ng mga crew na puro kapalpakan na lang ang mga nagagawa nilang pakikipagsapalaran. Hindi katulad ni na Captain Barbosa na naghahari na ngayon sa mga karagatan at nagmamay-ari pa ng maraming barko. Kaya't napagdesisyonan ng mga ito na iwanan na ang kapitan roon. Kalaunan gamit ang kompas ni Jack ay napansin niya sa sarili na nais niyang maglayag sa karagatan sakay ng Black Pearl subalit hindi niya pa rin alam kung paano ito palabasin sa bote. Sa sunod na eksena si Henry ay nagising sa ospital ng St. Martin na nakagapos ang mga kamay. Sapagkat napansin ni na Lieutenant Scarfield ang punit sa uniforme niya na isang marka ng pagtatraidor at dahil rito ay plano nilang bitayin siya. Ilang saglit ay nilapitan si Henry ni Karina habang nakadisguise na isang madre at sinabi sa kanya na napag-alaman niyang hinahanap ng binatilyo ang trident ni Poseidon. Noong sanggol raw ang dalaga ay iniwan sa kanya ng ama niya ang diary ni Galileo Galilei na ang magtuturo sa kanya patungo sa The Map No Man Can Read upang mahanap ang trident. Sapagkat naniniwala ang ama niya na siya ang makakahanap ng sandata ni Poseidon. Dahil naman nalalapit na ang Blood Moon ay mula sa liwanag nito ay mababasa ni Karina sa diary ang mapa. Pagkatapos ay pinakiusapan si Henry ng dalaga na maghanap ng barko upang makapaglayag sila at makuha nila ang trident pagkatapos ay iniwanan niya ng stick ang binatilyo. Kalaunan ay bumalik roon sina Lieutenant Scarfield at nang tumakbo palayo ang dalaga ay mabilis na nakatakas si Henry ng ospital ngunit si Karina ay nagawang madakip ng mga Royal Guard. Samantala si Jack na malungkot na naglalakad ay biglang bumagsak sa putikan na kulungan ng mga baboy.
Pagkatapos ay umorder siya ng alak sa kalapit na bar at dahil wala siyang ipangbabayad ay binigay niya sa bartender ang kanyang compass. Biglang nakaramdam si Jack ng malakas na lindol sa bar habang ang kuweba ng Devil's Triangle ay unti-unting nawawasak dahil sa pagbigay ng bida sa compass. Hindi nagtagal ay tuluyan ang gumuho ang buong Devil's Triangle at sina Captain Salazar at ang mga bangkay na crew niya ay masayang nakalaya na sa kuweba. Subalit paglabas ni Jack sa bar ay agad na nadakip siya ng mga Royal Guard ni Mayor Dix na nakita ni Henry mula sa di kalayuan. Sa sunod na araw ang Binatilio ay nagdisguise na isang bantay upang mapuntahan ng kapitan sa kulungan at mabilis na sinakal siya nito. Pinaliwanag ni Henry sa bida na siya ang anak ni Will at Elizabeth at napunta siya roon upang ipasabi kay Jack ang mensahe mula kay Captain Salazar. Maghihiganti raw siya sa kanya kasama ang mga bangkay na crew nito at ang tanging paraan lang upang mapigilan sila ay ang trident ni Poseidon. Kaya't kailangan ni Jack na tulungan si Henry na mahanap ang sandata at upang maligtas na rin ang ama niya mula sa sumpa ng Flying Dutchman. Kinagabihan habang nakakulong si Karina ay naging pula na ang buwan at gamit ang liwanag nito at ang ruby sa diary ay nalaman niya na ang mga bituin ay magtuturo ng lokasyon ng isang misteryosong isla. Nabasa pa niya sa diary ang mga kataga na to release the power of the sea all must divide. Sa sunod na araw sina Captain Salazar ay walang awang winasak ang isang barko ni Captain Barbosa gamit ang wasak na Silent Mary ship nila. Maya-maya ay makikita si Captain Barbosa na kumakain ng masasarap na pagkain sa cabin niya at nakasuot na ng gintong artipisyal na paa. Ngunit ni-report sa kapitan ng mga crew niya na sina Murtaugh at Mulroy na tatlo sa mga barko nila ay pinalubog ng kapitan na si Salazar at malamang ay plano nitong ubusin ang buong fleet nila. Nagmadaling pumunta si Barbosa sa mangkukulam na si Shansa at sinabi nito sa kanya na alam niyang pupunta siya roon. Pinaliwanag ng mangkukulam na ang kompas ni Jack ay nagtuturo ng mga bagay na pinakaninanais niya subalit na traidor niya ito nang binigay niya ang kompas sa ibang tao kaya't pinakawalan nito ang pinakakinakatakutan niya at ito ay si Captain Salazar. Dagdag pa ni Shansa na si Jack ay planong hanapin ang trident ni Poseidon upang pigilan ang kapitan pagkatapos ay binigay ni Shansa kay Barbosa ang kompas na nagawa niyang makuha sa St. Martin. Sinabihan ng mangkukulam ang kapitan na gamit ito ay matuturo niya kina Salazar ang lokasyon ni Jack nang sa gayon ay maligtas siya at ang yaman niya mula sa kanila. Kinabukasan si Jack ay pupugutan na ng ulo sa publiko gamit ang kanilang guillotine habang si Karina naman ay bibitayin sa kabilang platform. Pero sina Gibbs ay mabilis na winasak ang platform kung nasaan si Jack at kamuntikan pa siyang mapugutan ng ulo habang umiikot ang talim ng guillotine. Ang mga ito pala ay binayaran ni Henry ng mga ginto upang iligtas ang kapitan at matapang na kumalaban siya ng mga Royal Guard sa paligid. Maging ang iba pang mga kasamahan ni na Gibbs ay nakipaglaban rin sa mga bantay habang ang lalaki naman ay patuloy na pinasabugan ang platform ng guillotine. Ilang saglit si Karina ay malakas na sinipa ang executioner at ang lalaking si Scrum ay kinalaban ang Royal Guard sa platform na kinaroroonan ng babae. Kalaunan ay tuluyang nawasak ang guillotine at si Captain Jack kasama si Gibbs ay sabay na kumalaban ng ilang Royal Guard sa lugar. Maya-maya ng aksidenteng nahulog ni Scrum si Karina ay mabilis na nasalo siya ni Henry at si Jack ay pinalo sa ulo si Lieutenant Scarfield. Pagkatapos ay ginawang bihag ng kapitan ang dalawa nang nakabalik na sila sa Dying Gull at pinalayag na niya ang kanilang barko sa karagatan upang hanapin ang trident ni Poseidon. Sa sunod na eksena si Lieutenant Scarfield ay lumalabas na kaalyansa pala si Shansa. Pinatawag niya ang mangkukulam upang alamin ang kahulugan ng mga naukit ni Karina sa selda nito dahil nais ng British Empire na makuha ang trident upang maghari sila sa mga karagatan. Ang mangkukulam naman ay sinabihan si Scarfield na sundan nila ang mga bituin na yun. Ilang saglit ay sinabi ni Karina kay Henry ang mga kataga na nabasa niya sa diary at kalaunan ay sinabihan siya ni Jack na ibigay sa kanya ang The Map No Man Can Read dahil hindi niya ito makita sa diary. Nang tumanggi ang dalaga ay binantaan siya ng kapitan na ihuhulog nila si Henry sa dagat kung hindi niya mabibigay ang mapa. Hindi siya naniwala na ihuhulog talaga nila si Henry ngunit ang isang crew ay tinulak ang Binatilio sa barko at si Karina ay napilitang sabihin na ang Map No Man Can Read ay ang mga bituin na magpapakita sa kalangitan at tutulungan niya silang mabasa ito. Pagkatapos ay nakita ng dalaga na hinulog lang pala ni Jack si Henry sa bangka nila. Sa sunod na eksena sina Captain Barbosa sakay ng Queen Anne's Revenge ship ay lumapit sa Silent Mary ship nina Captain Salazar at kalaunan ay biglang umangat ang barko ng mga ito na tila lalamunin ang barko nila. Pero sinabi ni Barbosa kay Salazar na alam niyang hinahanap nila si Jack at mabilis na bumaba sa Queen Anne's Revenge ang karamihan sa mga bangkay na crew nito na kasama siya. Pinaliwanag sa kanya ni Barbosa na plano ni Jack hanapin ang trident upang mapigilan sila pero matutulungan niya sila na mahanap ang lokasyon ng lalaki.
Sumang-ayon sa kanya si Captain Salazar, subalit pinatumba nito ang karamihan sa mga crew ni Barbosa at pinasakay sila sa Silent Mary. Sa sunod na araw habang hinahanap ni Barbosa sina Jack sa karagatan gamit ang kompas ay nakwento sa kanya ni Salazar na napakarami niyang napatay na mga pirata noong isa pa siyang pirate hunter ng Spanish Royal Navy. 12-12 ng mga barko na mga ito ang nawasak nila sakay ng kanilang Silent Mary ship. May mga pirata na sumusuko at nagmamakaawa kina Salazar ngunit walang awang pinagbabaril nila ang lahat ng mga ito. Kalaunan ng barkong Wicked Wench naman ang inatake ng Silent Mary at si Captain Morgan ay biglang natamaan ng bala ng kanyo ni Salazar. Bago siya bawian ng buhay ay binigay niya ang kanyang kompas sa binatilyong si Jack bilang ang bagong kapitan ng barko nila. Ilang saglit ay tinuro ng kompas kay Jack sa di kalayuan ang Devil's Triangle at agad na naisipan niyang asarin si Captain Salazar na sumuko na siya sa kanila at hahayaan niya silang mabuhay. Pagkatapos ay nagmadaling pinalayag ng binatilyong kapitan ang Wicked Wench papunta sa kuweba ng Devil's Triangle at sa inis ni Salazar ay galit na pinasunod niya ang Silent Mary kina Jack. Pero nang nakalapit na sina Jack sa kuweba ay mabilis na naghagis sila ng lubid sa malaking bato na nasa tabi upang agad na makaliko sila palayo roon at ang barko ni na Captain Salazar ay dumiretso papasok ng Devil's Triangle. Kalaunan ay malakas na bumangga ang Silent Mary sa mga matatalas na bato ng kuweba na kinasabog ng barko at kinasunog ng lahat ng Spanish Royal Marine crew ni Captain Salazar. Hindi nagtagal ay nahulog siya mula sa barko na agad na kinamatay niya pero dahil sa misteryosong kapangyarihan ng Triangle ay biglang nabuhay ang kapitan bilang isang sinumpang bangkay. Sa sunod na eksena ay nakita na ni Barbosa sa di kalayuan ang barko ni na Jack at maging ang grupo nila ay agad na napansin ang barko ni na Captain Salazar. Naisipan naman ng kapitan na palabasin nila na nagsagawa ang mga crew ng mutiny at habang si Gibbs na ang bagong kapitan ng Dying Gull ay kasama si Karina at Henry ay namangka si Jack papunta sa kalapit na isla. Pero napagdesisyonan ng dalaga na lumangoy na lang dahil malamang ay mahahabol sila ni Salazar sa bangka. Agad na napansin si Jack ng kalaban at pinarilis niya ang tatlong bangkay na pating nila upang tugisin ang tatlo. Kalaunan ay mabilis na inatake ng mga ito sina Jack at Henry sa bangka at nang nahulog sa tubig ang binatilyo ay nagmadaling hinili siya pabalik ng kapitan bago ito malamon ng pating ni Salazar. Ilang saglit ay nagsimulang tumakbo sa karagatan sina Captain Salazar at ang mga bangkay na crew niya habang si Karina ay nagawang makarating sa isla. Naisipan naman ni Henry na lumangoy na rin sila papunta sa isla at hinagis niya ang damit niya sa tubig na agad na inatake ng mga pating. Ngunit biglang naipit ang isang paa ni Jack sa butas ng bangka nang tumalo na ang binatilyo sa dagat. Pero agad na naghagis siya ng hook sa bunganga ng pating na umatake sa kanya at malakas na hinila nito ang bangka niya bago pa siya maabutan ni na Captain Salazar. Pagkatapos ay sinakay niya si Henry sa bangka at kalaunan ay malakas na tumalsik silang dalawa sa isla. Galit na hinabol pa rin sila ng mga sinumpang bangkay ng Silent Mary subalit pagtungtong ng isang crew sa isla ay biglang naging abo ito. Si Karina ay natakot kina Salazar at mabilis na tumakbo siya papasok ng gubat kaya't agad na sinundan siya ni na Jack at Henry habang sina Salazar ay naiwan sa pangpang. Pero biglang nahuli ang dalaga sa isang patibong at si Jack ay napansin na ang isla pala ay ang Hangman's Bay ngunit pati sila ni Henry ay nahuli rin sa patibong sa daan. Maya-maya ay hinarap si Jack sa isang kasalan habang sina Karina at Henry ay nakagapos at siya naman ay nakatali ang leeg. Ang nagsagawa pala ng kasal ay ang dating kaibigan ni Jack na si Pig Kelly at yun na raw ang araw upang pagbayaran ng bida ang utang niya sa pagpapakasal sa biyudang kapatid nito na si Beatrice. Samantala si Captain Salazar ay labis na nagalit kina Barbosa dahil sa pagtakas sa kanila ni Jack at habang nakabitin ay isa-isa niya silang tinatapos. Pero ang kapitan ay sinabihan si Salazar na hayaan niya sila na pumunta sa isla at pinapangako niya na dadalhin si Jack sa kanila. Ilang saglit ay agad na pinigilan ni na Captain Barbosa ang kasalan at binaril niya si Pig Kelly na nagdahilan ng pagtakbo ng mga tao roon. Plano raw ng kapitan na hindi sumunod sa usapan nila ni Salazar at kunin ang Trident upang siya na muli ang maghari sa mga karagatan. Pagkatapos ay gamit ang Triton Sword ay sinaksak ni Barbosa ang bote ng Black Pearl sa dibdib ni Jack. Nagmadaling hinagis naman ito ng bida malapit sa dalampasigan at nang lumaki lang ng bahagya ang barko ay hinagis ito ni Barbosa sa dagat at dito na bumalik sa normal na laki ang Black Pearl ship nila. Sa kasalukuyan na yun ang nakita ni Gibbs sa di kalayuan ang barko ng British Royal Navy na ang Essex ship ay agad na pinasa niya ang pagiging kapitan kay Scrum. Nang nadakip na sila ni na Lieutenant Scarfield ay walang awang binugbog nila ang lalaki. Maya-maya nang naglalayag na sina Barbosa sa karagatan ay pinagapos niya sina Henry, Karina at Jack sa mga poste ng layag. Pero kinumbinsi siya ng dalawa na ang mapa na makakapagturo sa Trident ay ang mga bituin sa kalangitan at ang dalaga lang ang makakabasa nito.
Kalaunan ay pinatanggal ni Barbosa ang gapos ni Karina at pinahawak sa kanya ang manibela ng barko, pero napansin ng kapitan ng diary ng dalaga na tila pamilyar sa kanya at nasabi ni Karina na binigay raw ito sa kanya ng ama niya noon. Si Jack naman na narinig ang pag-uusap nila ay biglang naalala na nagkaroon ng kasintahan noon si Barbosa na ang pangalan ay Margaret Smith. Pinaliwanag ni Barbosa na noong namatay si Margaret ay dinala niya ang sanggol sa bahay ampunan at iniwan rito ang diary dahil sa tingin niya ay makakatulong ang ruby nito upang makaluwag ang bata sa buhay paglaki. Pero sinabihan niya si Jack na panatilihin lang nilang sikreto ang tungkol sa kanila ni Karina dahil ikinakahiya niya ang pagiging pirata sa kanyang anak. Samantala si Gibbs habang nakakulong sa selda ng Essex Ship ay naisipan niyang tanggalin ang matalas na kuko ni Scrum upang magamit nila ito sa pagpick ng lock ng selda. Pagkatapos ay gumamit sila ng maliit na bangka upang makatakas sa barko at kalaunan ay nakita nila sa di kalayuan ang Black Pearl. Maya-maya nang napansin rin ni Lieutenant Scarfield ang barko ni na Barbosa ay agad na pinaghanda niya ang mga crew upang pasabugan sila ng kanilang mga kanyon. Ang kapitan naman ay pinaghanda rin ang mga crew niya sa pag-atake sa British Royal Navy ship, pero mabilis na nakalapit rito ang Silent Mary ship ni na Captain Salazar at walang awang winasak nila ang barko ni na Scarfield. Ilang saglit ay malakas na binangga ni na Captain Salazar ang Black Pearl at agad na sumampa siya rito upang hanapin si Jack. Si Henry naman ay nagmadaling tinanggalan ng gapos ang bida at mabilis na tumalon siya sa Black Pearl, ngunit galit na hinabol pa rin siya ng kalaban habang tumatakbo sa mga kanyon ng dalawang barko. Samantala si Karina ay nakita na sa kalangitan ang mga bituin na magtuturo sa kanila sa lokasyon ng Trident at sinimulan niya itong sundan. Kalaunan sina Gibbs kasama sina Scrum ay nakaakyat na ng Black Pearl at matapang na kumalaban sila roon ng mga bangkay na crew ng Silent Mary. Maya-maya ay pinaatake ni Salazar kay Jack ang higanteng kahoy na figure ng Silent Mary, pero ang bida ay nagawang pasabugan ng ulo nito gamit ang isang kanyon ng barko nila. Sa kasalukuyan ay yun ang mga tauhan ni Captain Barbosa kasama ang mga crew ni Jack ay patuloy na buong lakas na nakikipaglaban sa mga sinumpang crew ni Captain Salazar at ang dalaga ay kinokontrol ang Black Pearl upang sundan ang mga bituin. Hindi nagtagal ay nakita na niya ang misteryosong isla na ang Black Rock Island na nababalot ng hamog habang ang bida ay biglang natulak ng kanyon nila papasok ng St. Mary at galit na inatake pa rin siya roon ni Captain Salazar. Pero nang napansin ng mga kalaban na mas lalong napalapit na sila sa isla ay nagmadaling bumalik ang mga ito sa kanilang barko. Subalit ang kapitan ay mabilis na dinukot si Henry ng malakas na nakadaong sa pangpang ng isla ang dalawang barko at agad na umalis na sila sa lugar. Si Karina naman ay mas lalong nagpursigi na mahanap ang Trident upang maligtas ang binatilyo. Kalaunan ay pagbukang liwayway ng araw ay nakita ni na Jack ang pagkinang ng napakaraming kristal sa buong Black Rock Island. Nang napansin ni Karina na hindi kumikinang ang isang bato sa di kalayuan ay agad na pinuntahan niya ito kasama ang dalawang kapitan at nilagay niya sa bato ang piraso ng ruby na mula sa diary. Dito biglang nahati sa dalawa ang karagatan ng Caribbean at maging ang lupang kinatatayuan ni na Jack ay nahati rin at nahulog sila rito ni Karina. Pero napunta sila sa libingan ni Poseidon kung nasaan ang makapangyarihang Trident at ang bida ay kinuha ang diary na nahulog ng dalaga. Samantala si Captain Salazar ay naisipang sumanib sa katawan ni Henry at mabilis na inatake niya si Jack sa libingan ni Poseidon habang nasa katawan ng binatilyo. Ngunit ang bida ay hindi magawang saktan si Henry at ilang saglit ay nagawang mabunot ni Karina ang Trident ni Poseidon. Subalit agad na kinuha ito ng kalaban sa kanya at malakas na pinatalsik siya. Pagkatapos ay tinanggal na ni Captain Salazar ang katawan niya mula sa katawan ng binatilyo. Habang ang mga bangkay na crew ay nag-aabang sa ilalim ng karagatan ay sinimulang gamitin ni Salazar ang makapangyarihang Trident at kinontrol niya ang dagat upang atakihin si Captain Jack ng maraming beses. Pero sa patuloy na pag-atake ng kalaban sa bida gamit ang Trident ni Poseidon ay biglang na-realize ni na Karina at Henry na ang ibig sabihin ng "to release the power of the sea all must divide" ay kailangan nilang wasakin ang sandata upang mawala ang lahat ng sumpa sa karagatan. Hindi nagtagal ay nagawang masaksak ni Salazar si Jack, pero tumama ang Trident sa diary at hinawakan ng mahigpit ng bida ang sandata. Si Henry naman ay nagmadaling winasak ang Trident ni Poseidon gamit ang espada niya at dito na unti-unting bumalik sa dating anyo sina Captain Salazar at ang lahat ng mga Spanish crew niya. Subalit ang magkabilang parte ng karagatan ng Caribbean ay unti-unti na ring nagsasara at si Captain Barbosa sakay ng angkla ay bumaba roon upang iligtas sina Karina. Agad na tumalon sa angkla ang tatlo at umakyat sila sa kadena papunta sa Black Pearl habang ang grupo ni na Captain Salazar ay tumatakbo papunta sa kanila. Ang mga crew ng Black Pearl ay buong lakas na inaangat ang angkla nila, ngunit ang kalaban at ang ilang tauhan nito ay nagawang makaakyat sa angkla.
Ilang saglit nang biglang nakabitaw si Karina ay mabilis na nahawakan siya ni Barbose, pero na-realize ng dalaga na siya ang kanyang ama nang nakita niya sa kapitan ang tato na katulad sa diary. Subalit nang nakalapit si Salazar kay Karina ay nagmadaling tumalon pababa si Barbosa upang saksakin ito na kinahulog nilang dalawa pati na ng mga crew at nilamon na sila ng karagatan. Nang tuluyan ang nagsarado ang Caribbean Sea ay nagawang maangat ni Gibbs sina Jack pabalik ng Black Pearl, labis na nalungkot si Karina sa pagkawala ng ama niya at maging ang mga crew ng barko ay nalungkot rin sa pagkamatay ng kapitan. Kalaunan ay binigay ni Jack kay Henry ang diary at binigay ito ng binatilyo kay Karina. Pagkatapos ay napagdesisyonan ng dalaga na dalhin ang apelyidong Barbosa. Sa sunod na eksena sina Henry at Karina ay pumunta sa tabing dagat malapit sa bayan ng Binatilyo at nagkahalikan sila rito. Ilang saglit si Will na nawala na rin ang sumpa ay masayang hinagkan roon ng anak. Maging si Elizabeth Swan ay nagmadaling pumunta sa lugar nang nalaman niyang nakalaya na ang asawa sa Flying Dutchman at nagkahalikan rin sila. Samantala si Jack ay nakita sa di kalayuan ang pagsasama muli ni Will at kalaunan ng alagang unggoy ni Barbosa ay binalik sa kapitan ng Compass. Pagkatapos ay kasama ang mga crew ni Jack ay nagpatuloy silang naglayag sa karagatan ng Caribbean sakay ng Black Pearl. Sa post-credit scene, habang natutulog si Will nakatabi si Elizabeth ay biglang pumasok sa silid nila ang nilalang na may anino na tila hawig ni Captain Davy Jones. Nang nagising ang lalaki ay wala siyang nakita sa paligid at inakala niyang panaginip lang iyon. Subalit makikita sa sahig ang mga basang taliptip na naiwan ng nilalang. Dito na nagwawakas ang istorya ng pelikula. Kung natuwa at nagustuhan nyo ang ating tinampok na pelikula ngayong araw ay maaari nyo rin panuorin ang iba pang mga Tagalog recaps natin sa main page ng ating channel, at syempre huwag nyong kalimutan na mag-like, subscribe at mag-hit ng notification bell dahil marami pa tayong tatampok na exciting na mga pelikula sa mga susunod na linggo. See you on the next one mga Juan.